Okay, so good afternoon po. It's already 1 o'clock. Pero parang wala pa po tayong 20 sa loob ng 20 in exact po sa loob ng GMIT. But sige po, while we are waiting for the others, siguro po ay I'm inviting Mamaki for our energizer. Okay, andito na po ba si Mamaki? Wala pa po. Ah, wala pa. Sige po. Antay-antayin po natin. Wala pa po pala sa Mamaki. Dahil tayo naman po ay 20 pa lang. So, siguro po mga 2 minutes. Antayin po natin sila. Okay po. Good afternoon po ulit. So, siguro po ay baka po mamaya-maya pa ang Ma'am Maki. So, para po sa ating energizer, tawagin ko po si Ma'am Sandra. Hello po, Ma'am. Sorry ayun po. Ayan na po pala si Ma'am Maki. Nawala po kasi yung internet namin. Sorry po. Ay, okay po. Sige po, Ma'am Maki, energizer na po tayo. Apa. Okay po. Magandang hapon po sa ating lahat. So, bago po natin umpisan ang ating PM session, may inihanda lang po kaming mixing video na hindi na naman po natin kailangan umalis o tumayo sa ating pwesto. So, sana po ay masabayan natin itong lahat. Salamat po! Good. Out. We're gonna keep the feet the same as
Okay, so thank you po, Ma'am Maki. Thank you po, Ma'am Sandra. So siguro po, paalala lang po sa second session po natin. So kanina po ay talagang pag medyo kumurap ka ng konti, ay pag nakalimutan mo na yung susunod na steps, ay baka po tayo ay hindi makasunod. Mabuti na lang po at ang sir po ay nagre-recap ng kanyang mga ginagawa para at least kung hindi po natin nasundan ay ating nababalikan. So, in-assure naman po tayo na kung kanina po, lalo na po yung mga grade 8 or kung sino po yung nasa school, na puprovide naman po tayo ng video para po mabalikan natin, lalo na po pag tomorrow sa atin pong workshop. Ngayon po ay sana po ay meron po din, sabi nga po ng sir, may kalapit na kayo na tubig or kung ano man pong kutkuting dyan para po pag medyo inaantok, meron kayong kinakain para po lalo po nating maintindihan yung sasabihin po at i-discuss pa po ng Sir Joshua. So para po sa ating afternoon session, so sana po ay makahabol pa po yung iba kasi parang nga, wala pa rin po tayo sa kalahati ng ating pong total number ng mga teachers po. Sana makahabol yung iba. Siguro po atin na pong simulan ang afternoon session, Sir Joshua. Okay po, ma'am. So start na po tayo ulit. So habang sir. Sige po, ma'am. Ano po? Sige po, ma'am. Okay, start ko lang po ulit yung ating recording. Para po mag-record na po para sa ating PM session. Yan. Okay po, so bago ko po simulan yung afternoon na session natin at bago ko po banggitin yung ating pong objectives, so para po mas lalong ma-excite yung mga teachers natin or ma-motivate na sumubaybay dun po sa paggagawa natin ng mobile apps,
ipe-present ko po sa inyo ngayon as motivation yung finished product po ng mobile app. So prior to this po kasi, ginawa ko na po yung mobile app and inuulit-ulit ko na lang po siya from the start, from the beginning, kasi po para po i-demonstrate sa inyo. Pero meron na po akong finished product nun. So allow me to share my the screen of my cellphone. Share ko lang po yung screen ng aking smartphone. So nakikita niyo po dyan yung screen po ng aking smartphone. So ngayon po, i-open ko po yung mobile apps and then i-observe niyo po kung ano po yung mga interaction na nangyayari at yung pong mga features na makikita niyo po doon sa mobile app. So ang pangalan po ng aking app is Uplip. Ito pong nasa pinakang itaas na pinakang gitna. Yung po may logo ng Division of Laguna. So nakita niyo po yung mabilis na in split milliseconds nag-appear po yung splash screen, yung logo ng DepEd, tsaka po yung pinakang splash screen niya po, tsaka po nag-appear yung itong pinakang main screen. Okay? So doon po sa ginawa natin kanina, logo po ng school yung ating inilagay. May tatlo po tayo ditong button. Okay, so once na-click po natin yung subject description na button, observe nyo po kung ano yung mangyayari. Yan, ganyan po siya dapat. Ano po? So, mamaya po ituturo ko rin po sa inyo kung paano po yung nagalaw na text. Ang tawag po natin dyan ay Marquee. Ano po, yung pong nagalaw na computer programming Java sa taas. So, ang tawag po natin dyan ay Marquee. Ito po yung ginawa nating subject details or description na i-format po natin sa Word HTML. Tapos pag gusto po natin bumalik from this screen, going to screen 1, i-click lang po natin yung back to home screen. Yan. And then papunta naman sa subject teacher. Once na i-click po natin yung button na subject teacher, so ganito po yung mangyayari. So mag-o-open po yung screen ni subject teacher together with your details or information. Tapos once na i-click po natin yung back to home screen, babalik po siya dun sa main screen. And then, ito po yung gagawin natin ngayong hapon. Ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-view ng PDF files. Depende po sa week number or lesson na iseselect ni estudyante. So ang button po na na kailangan nating i-interact papunta sa screen na 'yon ay yung leap or less. Ipinahuli ko po siya kasi 'yun po yung huli natin, 'yun po yung ating objective ngayong hapon. So once na i-click ko po yung leap or lesson, mag-o-open po ito. So makikita niyo po diyan yung limang button together with an image ng computer laboratory ng senior high school. So pag kinilig po yung back to home screen, babalik po siya ulit sa main screen. Click ko po ulit yung leap and lesson. Babalik po siya doon sa screen ng pamimilian kung anong quarter po ang i-view ni estudyante. So ang ginawa ko po dito mga ma'am, mga sir, for the meantime, ang nilagyan ko po muna ay yung first quarter. Ano po, kasi once na maituro ko naman po sa inyo kung paano po maglagay ng PDF sa particular screen, kaya-kaya na po ninyong i-apply yon. Sabi ko nga po kanina, doon po sa mga succeeding screens. So, i-click ko po yung first quarter and look what will happen. Yan. Sige po, i-observe nyo po muna yung nakikita nyo dyan. So kung napapansin niyo po, meron po diyang tatlong component. Ano po? Yung pong home button, yung pong back button, at saka po itong drop down. Or ang tawag po natin dito ay spinner. Ano po? Spinner.
So para naman po mga iba, kasi nakakasawa naman po na palaging button na lang na back to home screen ang i-click kapag gusto nating bumalik sa main screen, para naman po magkaroon ng ibang makikita ang mga estudyante natin, so why not use an icon that also has a the same purpose, which is going back to the main screen. Ayun po yung home button. So pag kinilig ko po yun, sa main screen po yung aking diretso. Hindi po ako bumalik dun sa pilian ng quarter. Yung pong screen na pilian ng quarter. So balik po ulit ako sa leap and lesson. I-click ko po ulit yung first quarter. So paano po babalik? Ano po yung means of navigating go back to the selection of quarters? Ayun po yung back button. Yung pong katabi ng home button. So pag kinilig ko po yung back button, so that's the time na doon lang po siya babalik. Dito lang po siya babalik sa leap lesson screen. So i-click ko po ulit yung first quarter. Ngayon, ano po yung purpose ng spinner? Sabi ko nga po kanina sa inyo, nung bago po ako magsimula, binilang po natin kung ilang screen po ang ating magagawa kung sakaling hindi po ganito yung process na gagawin natin. I mean, kung hindi po tayo gagamit ng spinner. Ang itinuro po kasi sa amin sa division, via button. So kung meron po tayong walong button dyan, which symbolizes or for particular week number or week, ibig sabihin, walong screen po ang kailangan nating gawing panibago para sa walong week. Ano po, pero dahil hindi po tayo gagamit ng button para maiwasan po nating dumami yung component natin, sa halip po na button, inaral ko po siya at nag-result po ako na gumamit ng spinner. So doon po sa mga ka-TLE ko, ito po yung innovation na diniscover ko po sa sarili ko at inimplement ko po doon sa mobile app. So once na i-click ko po yung spinner, tingnan niyo po ang mangyayari. Meron pong selection. Ano po? So nilagyan ko po siya ng unang item na ang pangalan ay choose a lesson kasi parang hindi naman po yata appropriate or bias, magiging bias po kasi ako kapag ang nakikita ka agad sa selection ay yung week 1. Ano po? So at least po, ma-notify ko po, ma-notify po natin si estudyante na pumili siya ng lesson from the list or from the choices. Ano po? So dito po, meron po akong 5 PDF file na katumbas ng 7 weeks. So pinag-isa ko na po kasi yung week 4 and 5, tsaka po yung week 6 and 7. Medyo mahaba po kasi yung lesson ko dyan. Kaya po, kinailangan ko po siyang i-consume ng 2 week sa isang module. Ano po? So for example po, pipiliin ko po yung week 1. Lalabas po dyan yung PDF para sa week 1. So pwede ko po siyang i-browse left to right. Yan, naka-PDF format na po siya. So umabot po siya hanggang 15 pages. May mga image pa po yan. Nakikita niyo po dyan yung mga picture ng mga parts ng computer, ng keyboard. Yan. And then at the end of my lesson, meron po ako dyan quiz. Tsaka po yung references na ginamit ko po. And then sa likod po yung answer key. Ano po? So yun po yung 15 pages po ng week 1 na module. Tignan po natin yung module ng week 2. So yan po. So ganun din po. We can swipe left to right or right to left para po ma-view ng ating mga estudyante. Pwede rin po nila yung i-zoom. Zoom in. Kung medyo naliliitan po sila, pwede rin po nilang i-zoom out. Pabalik sa original size ng PDF. Okay po. So yun po yung benefit ng pag i-integrate ko po ng PDF dun sa app. Kasi di po, kung titignan niyo po,
Naiwasan ko pong gumamit ng sandamakmak na label, sandamakmak na image, kasi hindi po ako gagamit ng PDF dito. Alam niyo na po ang resulta, mga ma'am, mga sir. Katakot-takot na mga images at labels po ang kailangan nating i-drag and drop sa bawat screen. Tapos pahirapan pa po tayo kung paano i-format yung mga yon. Wherein kung ma-implement po natin at ma-utilize po natin yung viewing ng PDF, napakaluwag na po sa atin as developer. Ganon din po sa mga estudyante natin. Napakaluwag na po para pag-aralan nila at basahin yung ating mga lesson in PDF ng ating pong SLM or ng ating LEAP. So, yan po yung ating magiging output dapat mamaya. Ano po? So, ibalik ko lang po yung screen sa aking laptop. Okay po. So nakikita niyo na po ba yung aking yung screen po ng aking laptop? Nag-delete pa lang, sir. Wala pa po. Ay, okay. Yan na po, sir. Okay na po. Sige po. So balikan po natin yung ating huling na-develop na mobile app. So nakapag-communicate na po yung or meron na po tayong inilagay na block between the screen 1 papunta po sa screen 2. Ganon din po. From screen 1, papunta doon sa ating screen 3 or sa subject teacher and subject description. So bago po yun, may nakalimutan lang po tayong palitan. Okay, nakikita niya po ito, home screen. Pero kasalukuyan, naandun po tayo sa screen, subject, description. Pero ang title pa po ng ating screen ay home screen. So puntahan niyo lang po yung title, property, and then i-type nyo lang po yung tamang pangalan po ng screen. So ito po ay subject description. Naitama na po natin. Kasi nag-copy screen lang po tayo kanina eh. Nakalimutan po nating palitan yung title ng screen. Ganon din po sa subject teacher. So, i-click po natin yung subject teacher na screen. Yan, no, pansinin nyo po. Home screen pa rin po ang nakalagay. So, palitan po natin siya ng subject teacher. So, mahalaga po na nagagawa natin to kasi po para may identity po yung bawat screen. Kung nasaan na pong screen yung isang estudyante sa kanyang paggamit ng mobile app. Ano po. So, yun lang po yung ating papalitan. Okay, so next po, gagawa na po tayo ng ating ika-apat na screen. Yung pong screen para po dun sa ating selection ng week number ng ating pong lesson or ng ating LEAP. Okay po. So mag-copy screen na lang din po tayo. Pili po tayo dito sa tatlong screen, nakakaunti lang ang laman. Screen 1, yung bang subject description. Na siguro po itong subject description, ano po? Kasi dadalawa lang po yung component niya. Madali na pong mag-delete once na makopy po natin ito. Okay? So i-click po natin yung copy screen. Yan. So pangalanan po natin ang screen LEAP lesson. And then click po natin yung copy. Yan. So, palitan na po natin agad, ano po, mga ma'am, mga sir. Palitan na po natin kaagad yung title ng screen para hindi na po natin makalimutan mamaya. Gawin na po natin itong lesson clip. Yan. Okay po. And then, i-delete na po natin itong dalawang component na to kasi hindi po tayo gagamit ng button. Hindi po tayo gagamit ng button
papunta po dun sa, or pabalik po sa main screen. Nakita niyo po kanina, iba po yung ginamit ko. Siya po ay image. Image icon. Pinalitan ko lang po siya ng image para maiba yung appearance niya. Para maging home button at saka po back button. So let's delete these two components. Yan. And then same thing with the label. Okay, delete po natin yan. Yan. Sorry po, kasi po, ang atin po nga palang gagawin ay yung selection. Sorry, na-delete po pa po natin pati yung button. So anyway, madali naman po mag-duplicate at kumopya ng button from another screen. So nandito pa nga lang po pala tayo sa ika-apat na screen. Yung selection pa nga lang po pala ng mga lesson per quarter. Wala pa po tayo doon sa mismong spinner. Yung po pinakita ko kanina. Ano po, ayun po yung ika-lima, ika-anim, ika-pito, at ika-walong screen. Ano po, yung sa per quarter po. So this time po, yung ating ika-apat na screen is para lang po dun sa selections ng kung anong quarter po, na kung anong week po ng particular quarter yung ating i-review. Ano po? So naglagay po ako dun kanina ng picture. So sino nga po dito yung ating screen na may picture ng Comlab? I think ito pong subject description. Or yung subject teacher. Ayan, ayan po. Okay po. So, copyin na lang po natin ito. Right click po tayo dito. Copy image. One. And then, punta po tayo sa screen lip lesson. I-paste po natin dito. Ayan. Palitan lang po natin ang picture ng Comlab kasi ito po ay kailangan po makita dito ay tungkol sa subject, ano po, hindi sa subject teacher. Palitan lang po natin ng picture ng Comlab. Naka-upload na po yun sa ating assets. So by the way, pwede po natin gamitin paulit-ulit ang particular asset as long as uploaded po to sa ating asset manager. Ano po? I-select ko lang po yung Comlab. Yan. And then, lagyan po natin ng ilang button nga po yun? 5. Ano po? 5 button po yung kailangan natin para dun sa per quarter at dun sa back to home screen. So, copy lang po tayo dito. Kahit po sa screen 1. Okay? Kahit po alin sa tatlong yan. Copy. Okay? Right click nyo po yung button and then copy. Ngayon, balik po tayo dun sa screen lip lesson. I-paste nyo po dito sa ilalim. Yan. Ano po? Ngayon po, napapansin nyo po, ang pangit na po ng naming convention ng ating mga object. Kasi kinopy po natin yan from another screen. Huwag nyo pong kalimutang i-edit. Ano po? So, i-click po natin yung pencil dito. By the way, hindi po napapalitan ang pangalan ng screen. Kasi po, kaya nga po, pag mag-a-add tayo ng screen or pag mag-a-copy tayo ng screen, doon pa lang po tinatanong na po tayo kung anong pangalan ng screen. So kung nagkamali po kayo sa pagkakapangalan ng screen nyo, pero nagawa nyo na po at nakapaglagay na po kayo ng iba't ibang components, yun nga lang po, talaga pong kailangan yung i-delete yung screen or i-remove yung screen at gumawa po kayo ng panibago. Yun lang po yung disadvantage ng screen. Hindi po siya katulad ng ibang components na na-edit ang pangalan. Ano po? So, edit po natin yung image. Saka po itong button. So, ito po ay pangalanan po natin to ng BTN first quarter. Ayan. Rename. Hindi, ito na lang po yung ating kokopyahin para po mag-populate ng apat pang button. Ano po? So, copy, paste. Ganoon na po ulit. Mamaya na po natin palitan sabay-sabay ng property. Hanggang makalimang button na po tayo. Yan. Palitan po muna natin ang pangalan para hindi po tayo malito. Ito po ay second quarter.
Ayan. Ito po ay third quarter. And then last, ito po yung pang fourth quarter. Okay po. Okay, ngayon po, ito pong last button natin sa ilalim, palitan po natin ng BTN, ganoon din po, back to home. Rename. Ngayon po, ang papalitan na lang po natin sa kanilang lahat, sa limang button na to, ay yung text property ng bawat button. Ano po? So, puntahan po natin yung text property ng pinakailalim na button. I-set po natin na back to home screen. So, ganun din po. I-click nyo na po yung ika-apat, na, yung fourth quarter button. Automatic po, mapapalitan po yung ating, nakatapat na po siya doon sa text property. So, ito po ay fourth quarter. Ito naman po ay third quarter. Ito naman po ay second quarter. Okay po. And then last po, first quarter. So, ganun po yung way. Mabilis na way na pagpapalit ng property ng bawat object. Hayaan nyo po muna na mag-copy-paste kayo na mag-copy-paste. And then, once po kasi na napalitan nyo yung property, automatic, pag kinilik nyo po sa panibagong component, naka-ready na rin po dyan. Halos nakatapat na po yung property na kailangan yung palitan. Ano po? So, yun lang po yung gagawin natin sa ika-apat na screen. Okay, next po. Lalagyan na po natin ng block communication between screen 1 and screen leap. Okay po. So, punta po tayo sa block. Kasalukuyan, ha? Kaninong screen po tayo? Nandun po tayo kay screen leap lesson. So, i-click po natin yung button. Sino po sa kanilang lima? Ang dami po nila. Kita niyo po. So, i-click po natin yung back to home. And then, yung click event. Punta po tayo ng control. Hanapin niyo po dyan yung open another screen name. And then, punta po kayo sa text. Puntahan niyo po dyan yung blank na puzzle. And then, i-type niyo po dyan, screen 1. Kasi po, pumuntahan natin yung screen 1. Ano po? Ngayon, punta po tayo sa screen 1. Sa block ng screen 1. Yan. So, wala pa po tayong block from screen 1 going to screen lesson leap. So, yung tinuro ko po sa inyo kanina, yung mabilis na way. Right-click na lang po kayo dito sa kahit alin po sa dalawang block na to. Right-click. And then duplicate. Okay. And then, from this drop-down, piliin nyo na lang po dyan yung BTN lesson leap. Kasi yun po yung i-click. At once na i-click po yun, mag-o-open ng another screen, papunta po dun sa kanina pong screen yun. Screen lesson leap. Check nga po natin, i-double check nga po natin kung gantong-ganto talaga yung pagkakapangalan natin itong screen. Screen, baligtad po, nakita nyo po. Yan po yung essence na dapat po ay familiar po kayo sa tamang pangalan ng screen nyo. Kasi hindi po magko-communicate yung dalawang yan kapag mali po ang inilagay nyo dito. Which is, nagkabaligtad po yung ating leap and lesson. Okay po. So, balik po tayo sa designer. Yan.
So, 100% sure po na meron na po tayong communication between screen 1 going to screen lip and lesson via this button. Okay po? So, yun po yung apat nating screen. Ngayon po, ang gagawin na po natin is yung pinakang screen na po, meron na po kasi tayong screen lip and lesson, yung mga screen na po na pupuntahan kapag nag-click po tayo ng kahit sino dito sa apat na to, from first to fourth quarter. Okay po? Okay po. Sige po. So, copy screen na lang po ulit tayo. Alin nga po dito yung screen, ang account yung laman, I think yung subject description. Ano po? Yan. Okay? So, copy screen na lang po natin to. So, pangalan po natin yung mga screen natin. Screen first. Ganun na lang po ano. Screen first, quarter. Copy. Yan. So, again, balikan nyo po. Puntahan nyo po muna yung title na property ng screen para hindi po natin makakaligta ang baguhin. Description, subject description pa po yung nakalagay dyan. So, huwag nyo pong kakalimutang palitan ng first quarter. Yan po. And then, i-delete na po natin yung dalawa pong object or component na nandito. Kasi ang ilalagay po natin dyan ay yung icon ng home, tsaka ng back, tsaka po yung spinner. Ano po? So, i-delete na po natin to. Ayan. Tsaka po yung button na to. Ayan. Okay po. So, de-design na po natin yan nung ating pinakang screen po. Ano po? So, by the way, may questions po ba? Naintindihan niyo po ba yung sunod po natin ginawa? Yung pagdadagdag po ng screen para po dun sa selection ng bawat quarter? Sige po. Kung may questions po kayo, i-type niyo lang po dito. Ano? Mag-excuse lang po ako sa tablet. Okay po. Sige, sir. So, yung pong may tanong, kahit po sa chat box or pwede po kayong mag-raise ng hand, mamaya po, pag bumalik po ang Sir Joshua, para po sa inyo pong mga question. Okay po, teachers, yung pong iba po na alam ko po nasa school, message nyo lang po kami, kagaya po nila Ma'am Tina, na sila po ay lima daw po na nandun. Sir Danny, Sir Eugil, Ma'am Cathy, tsaka Ma'am Che. So, sabay-sabay daw po silang nanonood lang sa isang screen. So, acknowledge po. Okay na po. So, may nag-question po ba? Okay, wala naman po. Sir. Yes po, ma'am. Nawala po ako sa blocks. Ang ginawa sa blocks po, ma'am. Ang ginawa lang po, ma'am, ang changes lang po dito ay nilagyan ko lang po ng communication between
screen 1 going to the yung pong newly created screen natin, yung first yung screen ng Leap and Lesson. Ganun lang din po yun, ma'am. So babalikan ko po yung screen 1 natin, yung blocks. So kung mapapansin niyo po, parehong-pareho lang din po ng pattern. Nagkaiba lang po kung sino yung component na dapat mangyari yung event, which is sino po yung component na yon. Ayun yung button para po doon sa Leap and Lesson. Kaya sa kanya po mangyayari yung event. Ngayon po, ano po yung mangyayaring event? I-click siya. Ano po yung mangyayari once na i-click siya? Magna-navigate po siya. Papunta po doon sa newly created screen natin na screen Leap and Lesson. So para naman po kasalukuyan, nandun po tayo sa screen Leap and Lesson. So para naman po makabalik tayo, papunta sa screen 1, saan po mangyayari yung event? So dito po sa button na back to home screen. So according po sa ating block, saan po mangyayari yung event? Dito po sa BTN back to home. Ano pong event yung mangyayari? I-click yung button. So once na i-click yung button, ano po yung output na magaganap? Ano po yung desired nating mangyari? Magda-navigate siya, mag-open or babalik, papunta po doon sa ating screen 1. Ano po? So yun lang po yung ating bagong changes na ginawa sa ating app. Okay po? Sige po, so ituloy na po natin. Balikan po natin yung screen ng first quarter. Yan, so makikita niyo po dyan, blanco po yan. Ano po? Pero dun po sa, balikan ko po yung PowerPoint na pinakita ko po sa inyo ha. Kanina. Nahilang po mag-view. Yan. So nakikita niya po itong third GUI. Yan, yung week 1 lesson, week 2 lesson, until week 8 lesson. Ito po kasi yung itinuro sa amin sa division na kung saan napaka-trabaho po niyan sa inyo bilang developer. Biroin niyo po. Bawat button po niyan, kailangan niyo pong tumbasan ng screen na para sa kanya. At doon pa lang po natin sa bawat screen na yon, yun po yung poformahan natin ng lesson natin na sandamakmak na label at sandamakmak na image. Depende po kung marami tayong image at text sa ating lesson. Katakot-takot na formatting po yun, mga ma'am, mga sir. So para maiwasan po natin yon, tinanggal ko na po lahat nitong button to. Papalitan po natin siya ng dalawang icon at saka po ng spinner. Para ang purpose ko po kasi noon, ang akin pong ang reason ko po kung bakit ko po gagawin 'yon or bakit ko po siya ginawa at pinag-aralan para po mag-giveaway sa screen na to para po mas malaki yung viewing portion ng mga estudyante natin sa lesson nila. Ano po, kita niyo po yung pinakita ko kanina mobile app. halos ma-consume na po noong buong PDF yung buong screen. Para sa akin po, mas mahalaga po yun. Kesa po maganda yung design or tad-tad nga ng button, kakaunti na naman po yung portion para sa viewing ng mga estudyante natin. So mas binibigyan ko pong halaga yung portion na mas malaki po yung makikita nila, mas malaki po yung ginagalawan nila sa pag-view ng mga lesson. Sa halip po na puro design ng mga button, puro image. Kaya po, yun po yung ating gagawin ngayon. Ano po? So ngayon po, bago ko po yun i-implement, so tandaan niyo po, kailangan po organize yung tatlong yun. Ano po? So, mag-open po ako dito ng Excel. Ipapaunawa ko po sa inyo yung logic kung bakit po natin kailangan i-organize, i-format ng maayos yung mga object natin. Kasi once na mag-drag and drop po tayo, ang magiging orientation po ng lahat ng ating
i-drag and drop na object sa ating screen is pababa po yun. Ano po, katulad po ng mga nangyayari sa mga previous screen na ginawa natin, pababa po lahat yun. Parang ganito po yun. Ito po yung button para sa home. Ito po yung button para sa back. Ito naman po yung spinner. Or selection of lessons. Yan. Sa ilalim po niyan, ayan po yung pinakang PDF viewer natin. So, kulayan ko po siya. Yan, ito, kulayan ko din po siya. Yung back. Tsaka po yung selection ng lesson. So, ganun po yun, mga mama, mga sir. Kailangan po natin gumamit ng container na parang gantong tabular form. Or else, ang mangyayari po dyan, ganito po. Puro pababa po yung ating object. Yan. Puro pababa po siya, which is hindi po siya magandang tignan. Ano po? So, kailangan po natin gumamit ng container. Ang tawag po sa gagamitin natin container ay horizontal arrangement at vertical arrangement. So, wala, hindi po siya makikita sa user interface. Dito po siya makikita sa layout. Puntahan niyo po yung general. And from that, makikita niyo po dyan yung horizontal arrangement. I-drag po natin yan dito. Ano po? At saka po yung vertical arrangement. Ito po. Yan. Ano po ang itsura niyan? Tingnan niyo po itong horizontal arrangement. Okay? Ano po ang appearance niya? Di ba para po siyang row na hinati-hati sa tatlo? Yun naman pong vertical arrangement in columnar way. Naka-columnar po siya. Na hinati naman po sa tatlo din. Katumbas ng bawat row. Ano po? So, katulad po nito, pwede po tayo maglagay ng component using horizontal arrangement ng magkakatabi. Yun po yung purpose bakit gumamit po tayo ng horizontal arrangement. Yun naman pong vertical arrangement, dito po lalabas yung ating PDF file once na mag-select po si estudyante doon sa ating spinner. Okay po? So, iset po natin ito na ang kanilang width, ang horizontal arrangement, ang width niya po ay automatic. Ganon din po ang width ng ating vertical arrangement. I-set din po natin na automatic. Fill parent po pala, sorry. And then, yung height po ng ating vertical arrangement, i-fill parent din po natin. Ano po? So, kung wala pong nangyari dyan, so, hayaan nyo lang po. Pero ang purpose po niyan, kaya po natin kinoconsume, kaya po natin ikukonsumo yung kabuuan ng height ng ating vertical arrangement para ito pong natitirang portion na to ay ilaan para dun sa ma-view na PDF. Sabi ko nga po, para mas malaki ang portion ng viewing ng mga estudyante ng kanilang mga PDF lessons. Ano po? And then next po, kailangan ko po dito mag-insert ng image. So balik po tayo sa user interface. Insert po tayo ng image. Isa. Dalawa. At saka po spinner. Hanapin po natin yung spinner. Sa may bandang ilalim po yun. Ayan, ito po. Spinner. Yan. Okay po. Ulitin ko po ha. I-delete ko po muna yung mga inad kong components. Babagalan ko po para makita nyo po yung ginagawa ko. Yan.
So unang-una po, nag-drag po ako ng isang image. Pansinin niyo po ha, mga ma'am, mga sir, kung saan ko po siya i-release. Nakikita niyo po yung kapiranggot na drop here. So doon po siya mapupunta. Once na i-release yung aking mouse, mouse click. Yan po. Another image po ulit. Okay po, hindi ko po binibitawan ha, yung aking mouse. Nakikita niyo po yung drop here. So gusto ko po siyang ilagay katabi nung image na una kong in-insert dito. Yan, nakita niyo po yung drop here. Hindi po dito sa taas ha. Hindi rin po dito sa ilalim. Hindi rin po dito. Katabi po nung image kanina. Yan. And then, release niyo po yung pagkaka-drag niyo. Ganon din po ang gagawin natin sa spinner. So, i-drag po natin siya katabi nung dalawang image. Dito. Yan. Pansinin niyo naman po kung saan. Pansinin niyo naman po kung saan siya mapupunta. Basta po na andun yung drop here na notification. Yan. Tapos po, palitan po natin ng image, ng icon, yung ating unang image. Ano po? So, wala pa po tayo ditong icon ng home. Tsaka po nung back. I-upload po muna natin sila sa ating asset manager. Okay, meron po ako ditong ready-made ng button nung back tsaka nung home. So, ito po yon. Home. Yan. Huwag niyo po munang idadrag yung back hanggat hindi nag-upload yung home. Yan, okay na po yung home. Home, uploaded na po siya. Next, idrag niyo naman po yung back. Yan. Okay, so kompleto na po yung ating image. Para doon sa icon ng home at saka nung back. So papalitan po natin ng picture property itong image na to. So piliin niyo po dito. Habang nakaselect po yung image 1, ito po yon. Piliin niyo po yung picture at iselect niya po dyan yung home. Ganon din po yung image 2, yung picture property niya. Piliin niyo po dyan yung back. Ito pong back. Yan. Ngayon po, kung mapapansin niyo po, magkaiba po sila ng size. Ano po? So, kailangan po nating i-fix at gawin consistent pareho yung kanilang height and width. So, sa tansya ko po, tig 35 pixels po yung height and width nila. So, dahil nakafocus na po sa image 2, yung ating object, palitan po natin ng, at gawin po nating 35 pixels yung height, ganun din po yung width, 35 pixels. Same thing with image 1. Gawin po natin 35 pixels, yung height, yung width po, 35 pixels din. Okay, so nakita nyo po yung changes. Ngayon naman po, yung atin pong spinner. Sayang naman po kasi itong space na to na natitira. Paano po kung mahaba yung caption ng lesson? Halimbawa, lesson 1, week 1, gusto nyo pa pong i-include yung title ng lesson para sa week 1. Yung lalagyan po natin ng items, yung mga yan, later. Okay? So, i-fill parent nyo po yung width niya. Ito po, fill parent. Para sa kopin niya po. Nakita niya po, sinakop niya po yung buong horizontal arrangement. Yung pong natitirang space sa horizontal arrangement. Okay po. And then next, paano po natin lalagyan ng choose a lesson, week 1, week 2, week 3, and so on. So dito po siya gagawin sa
elements from string. Pansin niyo po, may format na po na sinasuggest si Codular. All you have to do is to type the item name or the list of items separated by comma. Naka-separate po sila ng comma. Ano po? Again, ang first caption po na makikita ng estudyante kapag nag-view po sila ng screen ng particular quarter is yung notification na kung saan ini-inform po sila ng app that they should choose a lesson to view. Ano po? So, choose a lesson. Or pwede naman pong Tagalog. Pumili mula sa pamimilihan. Ganyan. Or nasa sa inyo na po yun kung ano po yung gusto nyong term. Or select from the choices. Ganyan. Ano po? So, ako po, ang nilagay ko po dyan is choose a lesson. Then, .. Ano po? And then, comma. So, tsaka nyo po dyan itatype yung number of weeks. Or, ano ba, week 1. Ayan. Pwede nyo pong lagyan na, ano ba, by introduction to computer. And then, comma. Week 2. Blah, blah, blah. Ano po? So, nasa sa inyo na po yun. Basta after po ng comma, kailangan po may space. Kailangan po may space bago nyo po i-type yung mga succeeding items. Ano po? So, wag na po natin pahirapan. I-clean na lang po natin. Week 1, week 2, week 3. Yan. Ngayon po, di ba magkasama na doon sa pinakita ko po sa inyong mobile application na ginawa ko. Magkasama na po yung week 4 and 5. Tsaka po yung week 6 and 7. Ano po? So, dito po kasi ginawa, lima po kasi yung PDF na nakaready ko. Kaya, limang item lang po yung kailangan kong piliin. So, week 4, 5, comma, space, week 6, 7. Then, enter. Yan na po yun. So, kapag nirun na po natin yan mamaya sa atin po mga devices, once na i-click po natin itong arrow na to, lalabas na po dyan yung ating mga choices. Kasama po yung kauna-unahang item na choose a lesson. Okay po. Yun pong ating vertical arrangement. Nakita niyo po to? Ngayon po, dapat po kasi sasakupin niya yung ilalim. Pero dahil kahit po naka-fill parent na siya, yung height niya, bakit hindi niya po sinasakop? Medyo makulit lang po itong property to. Ano? Kailangan niyo lang po ulitin. Ibalik niyo po sa pagka-automatic, tsaka niyo po i-click yung fill parent. Okay? Ayaw pa rin po niya. So ulitin po natin na naka-automatic, pareho. Fill parent niya po, ang height, ganun din po yung width. Ayaw pa rin po niya. So kapag ka po ganyan, ang gawin niyo po, i-delete niyo na lang po yung vertical arrangement. Madali na naman po mag-insert ng panibagong vertical arrangement. Okay? Kasi kailangan po talaga makita niyo po na sakupin niya yung natitirang white portion itong screen na to. Ano po, bago niyo po ituloy yung pag-i-input, paglalagay ng blocks. Layout, punta po kayo sa layout, general. And then vertical arrangement. Yan. Tapos tsaka nyo po, i-automatic ang height at tsaka ang width. And ayaw pa rin po niya. Ano? Waiting ko po ha. Unahin ko pong iset ang width. Iuhuli ko po yung height. Yan. Unahin ko po yung width. Tsaka po yung height. Ayaw niya po talaga. Sige po, hayaan na lang po natin na ganyan. Sa doon po kasi una kong ginawang application, sinakop niya po yung buong yun. Ano po? Pwede naman po ninyong i-specify yung height
halimbawa po ay tansahin niyo po. Ha, alam ko na po ang problema kung bakit ganito. Kasi po, so tama po na naka-fill parent ang height at saka ang width. Ang problema po dito, naka-check po yung scroll, scrollable ng ating screen. Tanda ko na po kung anong naging problema. So balik po kayo sa screen first quarter. I-check niyo po yung inyong screen. Dito po sa pinakang itaas na component. Balikan niyo po dyan yung scrollable. Nakikita niyo po to? I-uncheck niyo po yan. Yun. Nakita niyo po? I-uncheck niyo po yan. So bakit po kaya ganun? Kahit na anong gawin natin na i-fill parent both height and width, hindi niya kinakain yung buong yung natitirang portion na white screen kasi po hindi niya matukoy. Saan ba ang hangganan ng screen nito? Yet siya ay scrollable kasi. So hindi po natin hindi po alam ng codular kung hanggang saan yung hangganan ng scroll bar. Kasi po naka-scrollable siya. So yun lang po yung gagawin niyo doon. I-uncheck niyo lang po yung scrollable. Okay po? Okay, next. So lalagyan na po natin ng blocks or ng code yung ating screen. Pero po bago yun, tandaan nyo po, image po itong ating inilagay na to. Hindi po button yung mga yan. Sila po ay image. Ibig sabihin po, hindi po siya by default katulad ng button na clickable. Kailangan nyo pong iset yung properties nilang clickable. So i-check nyo po dyan yung dalawang image. Unahin po natin itong image 2 or itong back button. Palitan nga po natin ng name para hindi nakakalito. Ito ay back. Ito ay home. Ayan. Okay. So, nakikita niyo po yung home. So, make sure po na naka-check yung clickable. Ano po? Ganon din po yung image na back. Kailangan po naka-check din yung clickable. Para kahit po image sila, pero still clickable sila na parang button. Para makapag-navigate po tayo. Okay po? So, i-check nga po natin kung may communication na tayo sa blocks. So, obviously, wala pa po. Ano po? So, again, nakaninong screen po tayo. Bago po natin lagyan ng blocks. Nandun po tayo sa screen first quarter. Ano po ang mangyayari? Or saang screen po siya dapat pumunta kapag kinilik itong home at itong back button? Isipin niyo po muna kung ano yung uunahin yung lagyan ng block. Yung bang home o yung back button. So, unahin po natin itong back. Ano po? Kahit naman po anong mauna sa kanila. So, unahin po natin yung back button. So, pipiliin po natin to. Itong back na image na clickable. So, click nyo lang po yan. Ngayon, magagamit nyo na po dyan yung click event niya. Ano po? Kasi kahit na anong gawin nyo pong lagay ng blocks, kahit na anong lagay po ninyo ng blocks dyan, pero hindi nyo po chinikan yung clickable na property nitong dalawang image na to, kahit po na anong click nyo dyan, tama naman po yung block nyo, at tama din naman po yung pupuntahan na screen, wala pong mangyayaring event, wala pong mangyayaring communication. Ano po? So, i-click po natin yung back, yung image, and then click event. So, once na i-click yung button na back, mag-o-open ng another screen. So, go to control. Open another screen name. Go to text. Puntahan yung block, yung blank. And then, sige po. Ano nga pong screen yung ilalagay natin dito? Ano nga pong screen name?
Sino po makakasagot? Para po sa ating mga teachers, ano pong screen name ang ilalagay natin dyan? Home? Yes po, ma'am. Meron po ba makakasagot sa inyo? So, identify po muna natin. Sige po, ano po yun? Sino po yung sumagot? Wala lang, screen back. Screen? Screen lip po. Yun, tama po yung nakinig ko. Screen lip. Ano po, kasi kasalukuyan, naandito po tayo sa screen first quarter. Kailangan po natin mag-navigate pabalik doon sa screen na tumawag sa akin. Sino po ba itong screen na to? Bakit po ba nag-appear yung screen first quarter? Sino po ba nag-trigger na mag-appear yung screen na yon? Siyempre, doon po tayo babalik sa screen na yon, which is si screen flip lesson. Double check nga po natin, baka tayo nagkakamali. Yan, tama na po. Screen flip lesson. Okay po. Ngayon, duplicate po natin to. Right click, duplicate. So ang lalagay naman po natin is yung home ng image button. Para hindi na po tayo pupunta dito, i-click tong home, i-click yung block na to, pupunta sa control, hahanapin sa open screen name, pupunta sa text. Hahanapin yung blank na block. Isang click lang po, tapos duplicate. Meron na po tayong instant block. I-select nyo na lang po kung sino yung tamang object na dapat pangyarihan ng event, which is si home. Ano pong event? Click, mag-open siya, papunta saan? Sige po, ano nga pong screen ang ilalagay natin dito para po sa mga na masugid na lang sa Wi-Fi. Yan, sino po yung sumagot? Ma'am JM po. Yan, thank you ma'am, very good. Tama po yun. Screen 1. Ano po? Yan, medyo maingay po ang ating paligid kasi po inaulan. Kinig na kanig po ang patak sa bubong. Ano po? Pero hopefully, malinaw pa rin po ninyo ako nakikinig. So, yun na po yung ating block. Para sa navigation ng ating po mga screen. Okay po. Okay, next. So, balik po tayo dito. Okay. Meron na po tayong dalawang button, dalawang image button, spinner. May communication na po between screen 1 and first screen first quarter. May communication na rin po between screen lip lesson and screen first quarter. So this time, lalagyan na po natin ng block yung spinner. Ano po yung dapat mangyari? Kapag po nag-select si student ng lesson from week 1 hanggang week 7, dapat yung katumbas pong PDF nun ng bawat week ang lalabas. Hindi po pwedeng ang kinilig ko ay week 1, tapos ang lumabas sa PDF ay pang week 5. Hindi po pwedeng ganun. Mali po yun. Ano po? So, paano po mangyayari yun? Punta po tayo sa blocks. Dadagdagan po natin yung blocks natin. Ano po? So ngayon po ang makikita nyo po ay medyo mahirap-hirap na po na block. So gagawin ko po yung makakaya ko para i-explain sa inyo ng malinaw kung ano po yung purpose ng bawat block. Yung logic po behind that block. Okay? Or yung pong pinakang code or logic na explanation kung bakit kailangan po natin itong mga block na i-insert natin. Okay po? So first things first po.
Bago mamili si estudyante, tatanungin ko po kayo ha. Bago mamili si estudyante, nung nakita niyo po yung aking ipinresent na mobile app kanina, at kinilik ko po yung first quarter, meron na po ba agad nakalabas na PDF? Wala pa po, di ba? Wala pa pong nag-a-appear na PDF. Not until mamili si estudyante from the list. Pakalawa pong dapat nyong ma-observe. Sino po yung unang item dapat na nakaselect? Di ba po si choose a lesson? Ito po. So tandaan nyo lang po, sa bawat item, halimbawa po ito, choose a lesson, pick one. Kapis ko na lang po ha para mabilis. Two, three, four to five, six to seven. And sa bawat item po, ito po yung mga item ng ating spinner. Sa bawat item po, may katumbos po yung number. So, ibig sabihin po, si choose a lesson, siya po yung first or number one. Yung week one, siya po yung number two item. Number three, number four, number five, number six. Ano po? So, yan po yun. Tandaan niyo po yun, ha? Bawat items po na inilagay niyo sa inyong spinner, ito po yun, meron po siyang katumbas na item number kung pang ilan po sila. Kung sino po yung kauna-unahan, siya po yung number one. Okay po? Succeeding na po yun. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Bakit po binigyan pansin ko yun? Kasi dito po sa blocks ng ating screen, pagka po, bago po pumili si estudyante ng lesson na gusto niyang i-view, dapat po ang nakaselect ay yung choose a lesson. Pangalawa po, na dapat mangyari, wala po munang dapat lalabas na PDF file hanggat hindi pa po namimili si estudyante ng lesson. Pagka po kinilik mula po sa screen 1, kapag ka po kinilik yung lesson lip na button, mag-o-open si screen lip lesson. Mag-o-open po ito, di ba? Pag naman po kinilik yung first quarter na button, tsaka pa lang po mag-o-open to si screen first quarter. Pero dapat po, walang lalabas na PDF. Dahil wala pa naman pong sineselect dito eh. Ano po? So, paano po yon? So, ganito po yon. Punta po kayo sa blocks. And then, ganun po ulit. Saan po mangyayari yung event? Okay? So this time, mangyayari po yung event dito po sa screen first quarter. Ano po? Kasi once po na mag-load yung screen, once po na kinilik yung button dun sa screen lip lesson, once po na ikinilik yun, magda-navigate po siya dun sa first quarter na screen. So ibig sabihin po, nag-initialize si screen first quarter. So hanapin niyo po diyan yung initialize niyang event. Ito po 'yon. And then ilagay niyo po dito. Ano po yung gagawin niya? Once na mag-initialize siya, punta po kayo ngayon dito sa spinner.
Yan. Hanapin niyo po dyan yung spinner dot selection index 2. Wait lang po ha. Yan. And then, punta po kayo sa text. So, mamaya ko po i-explain ha kung para saan po yung block na yan. Kompletuhin ko po muna. Ganun. Okay. Lagay po muna natin ng value. So, ganito po yan mga sir. Pagka po pinipilit nyo pong ilagay yung block, pero ayaw niya pong kumabit, ayaw niya pong mag-click, ibig sabihin po nun, kailangan niya po munang lagyan ng laman. Ano po? Yan. Ilagyan ko po siya ng number 1. Tsaka po siya kakabit doon. Yun. Baka po kasi may encounter niyo yun. Eh baka po magka-problema kayo. Kahit po na anong gawin yung tapat, ayaw niya pong mag-click, ayaw niya pong kumabit dito. So, dapat po kasi may laman muna yung double quote. Hindi po katulad itong mga to. Ano po? Ngayon, ano po yung purpose? Ano po yung purpose niyan? Once, inuutosan po natin yung ating app na once na mag-load itong screen first quarter, dapat po ang initial na nakaselect na index number ng ating spinner ay yung number 1. Sino po yun? Ayun po yung choose a lesson. Ano po? Ayun po yung choose a lesson. Kailangan po nating i-direct, kailangan po nating bigyan ng instruction si mobile app na once na mag-load itong screen na to, si screen first quarter, ang dapat pong nakaselect sa kanya is yung choose a lesson. Ano po? Okay. Next block po tayo. I-click nyo po ulit yung spinner. So this time, piliin nyo po dyan yung event na after selecting. Yan. Kasi bakit po? Di ba po, kanina pong event mangyayari na mamimili ang estudyante ng lesson or kaninong component po, di ba kay spinner po? Ano pong event ang mangyayari sa ang pwedeng gawin sa kanya? Pwede po tayong mamili. Kaya po, after selecting an item in the spinner, ito po yung mangyayari. Do. Ibig sabihin po nung do, gagawin niya to. Okay po. Okay, next. I-click niyo po dyan yung vertical arrangement. And then hanapin niyo po dyan yung set vertical arrangement 1 visible. Ito po. Set vertical arrangement dot visible to, punta po kayo sa logic, i-select niyo po yung false. Ayun po yung ilagay niyo, ikabit niyo dito. Yan. Ano po ang purpose nito, mga ma, mga sir? Ang purpose po nito, once na ang piliin, once na ang piliin, itanggalin ko po muna siya. Once na ang piliing item ay yung 1, dapat po, hindi po muna, wala pong lalabas na PDF dito. Kasi ayun po yung choose a lesson eh. Ano po? Ayun po yung choose a lesson eh. So, balik po tayo dito. Next, punta naman po kayo dun sa control. And then, i-click nyo po itong unang block na if then.
Yun po yung ikabit nyo dito. Okay po. Sunod po, puntahan nyo po yung mat. Piliin nyo po dyan ito. Itong may equal. Value 1, if it is equal to value 2, ano, ito po yung piliin nyo. Yan. Okay po. And then, puntahan nyo po si spinner. Hanapin nyo po dyan. Spinner selection index. Ito po yun. Yan po yung ilalagay nyo dito sa unang condition. Yan, dito po. Yan. If spinner 1, that selection index ay equal sa 1, duplicate na lang po natin ito ha. Yan, ito po yung logic nun. After selecting an item in the spinner, if the value of the selected index in the spinner is equal to 1, sino nga po yung value na yon na ang katumbas po ay 1, di ba po si choose a lesson? Ito po yon. So kapag ka po na-detect ng mobile app na ang sinelect na item ni student ay yung unang item, which is yung choose a lesson, ito po yung gagawin niya. Iseset niya po na yung vertical arrangement, ang visible po nun ay false. Hindi po siya lalabas. Wala pong PDF na lalabas dito. Okay po? Kasi wala naman po siyang katumbas na PDF file eh. Dahil ayun po yung choose a lesson eh. Except, kung meron na po tayong, kung may pinili na po si estudyante among week 1 hanggang last week ng ating lesson. That's the time lang po na kailangan may mag-appear na PDF file at maging visible yung ating vertical arrangement. Ano po? After po niyan, copyin nyo lang po ito mga ma'am, mga sir. Yan. Duplicate nyo lang po ito. Tapos ilagay nyo na po sa ilalim. Yan. Ano po? Ito po, papalitan nyo po ito ng 2. Sino po yung item number 2? Sige po, sagutin nyo na lang po sa isip nyo. Sino yung item number 2? Si week 1. Okay, tama po. Ngayon, kung ang pinili po ng estudyante ay week 1 at na-detect po yun ni mobile app na yun ang instruction, yun po yung instruction na gagawin niya, ano po ang dapat maging reaction ni mobile app once na pinili ni estudyante yung second item, which is si week 1? Ano po mangyayari dapat? From the vertical arrangement, meron na po dapat lalabas na PDF. Okay po? So dapat po, i-upload nyo po muna lahat ng PDF na kailangan nyo. Open nyo po yung assets. And then, i-upload nyo na po dyan yung mga PDF na kailangan nyo. So ito na po yung 5 PDF nung akin pong subject ng first quarter. Ang pinangalan ko po dyan, para hindi na po ako mahirapan, originally po, mahaba ang pangalan niyan. Siyempre po, depende sa module. Ito po yon. Pakita ko po sa inyo yung mga pangalan ng mga module ko. First quarter. Yan. So, ayan po yon. Ano po, napakahaba. Pero pwede niyo po yung i-rename para hindi po kayo malito. At ayun po yung ilalagay kasi natin yung pong pangalan ng bawat PDF na to. Kailangan po natin yan ilagay sa block.
para ma-identify po ni spinner kung sino pong PDF ang kailangan niyang ipakita, depende po sa piniling item doon sa spinner. Okay po? So, balik po tayo dito. I-upload po natin yung quarter 1, week 1. Hintayin lang po natin mag-upload. Medyo malaki po kasi yung PDF file ko. Dahil inabot po siya ng 15 pages. So, ang size niya po ay ayan, for almost 4 MB lang naman po pala. Maliit lang din po siya. Kasi yung pong unang module ko na yan ay puro picture nung parts of computer, nung parts of keyboard. Kaya kumain po siya ng malaking file size. Yan, uploaded na po yung quarter 1, week 1. I-upload naman po natin yung quarter 1, week 2. Yan, mabilis lang po siya nag-upload. Kasi medyo maliit po yung file niya. Para wala pa pong 1 MB. Ganun din po yung quarter 1, week 3. Bilisan ko na lang po yung pag-upload. Quarter 1, week 4 to 5. So sa inyo po mga ma'am and sir, pagka po iwahiwala yung PDF format ng inyo pong ginawang SLM or yung inyo pong LIP, kailangan po talaga ninyong i-upload. Ano po? Pwede naman po ninyong i-rename. Pwede nyo pong i-rename yung file name ng bawat PDF para maikli po katulad nito. Hindi po sobrang haba. Ano po? Yan. I-upload ko na po yung last PDF. Again, huwag nyo pong i-close ha hanggat naroon pa po yung queuing nung uploading ng ating PDF. Yan. Pag nawala na po yun at nag-upload na po lahat, nakikita nyo na po dito yung 5 additional files sa asset, pwede nyo na pong i-close. Tapos balik po tayo sa blocks. Okay? Okay. So last block na lang po yung ating ilalagay. After po nun, copy paste na lang po tayo kasi may pattern na po tayo ng block. Ano po? Okay, sunod po natin gagawin. Paano po kung hindi choose a lesson yung napili ng estudyante? Paano po kung week 1 or ibang week? So dapat po from visible false mula sa pagkaka-invisible ng ating vertical arrangement, dapat po gagawin na natin siyang visible true. Kasi meron na po siyang kailangang ipakita eh, na PDF eh. Dahil nakapamili na po si estudyante kung anong particular week ang gusto niyang pag-aralan. Kaya dapat po naka-visible true na yung ating vertical arrangement. Okay po? Okay, next po dyan. Balik po kayo sa designer. Okay po. Ngayon po, may kailangan po tayong i-import na component na wala po dito. Kasi po nung pinag-aralan ko po ang pag-execute ng PDF sa mobile app, natuklasan ko po na wala po ditong component na nag-handle ng viewing ng PDF. I mean, meron po dito. Wait lang po ha, check ko lang po. Meron po dito sa ibang component. Tignan ko lang po yung media ha. Media component. Sa
layout. So parang wala nga po. Yan. Kaya po nauwi ako na natuklasan ko po from Codular Community na dapat po ay meron po tayong kailangang idagdag na extension. Extension po yung tawag natin doon. Ano po, madali lang naman po magdagdag ng extension. So ganito po yon. Hindi ko na po ipapagawa sa inyo to. Bibigay ko na po sa inyo yung mismong file. Ano po, pero kung gusto nyo pong ma-explore, kasi baka po yung iba natin teacher, gusto po pong i-explore itong Codular, kailangan nyo pong mag-download ng GitHost na app sa Google Play. Yan. Ngayon, explain ko po sa inyo. Sino ba si GitHost? Siya po ay isang application na katulong po ni Codular, yung pong mga component na wala kay Codular, dito po siya makakikita kay GitHost. Halimbawa po ng component na wala kay Codular, yung pong PDF. Ano po? So kay GitHost po, pag in-install niyo po siya sa cellphone niyo, dinownload niyo po siya sa Google Play. And then pipiliin niyo po doon sa GitHost yung extension ng ang tawag po natin doon ay in-app PDF viewer. Yun po yung tawag doon sa extension na yun. Tapos tsaka nyo pa lang po siya i-import. Ano po? Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi ko na po kayo papahirapan na mag-install, mag-download pa po nito. Hindi ko na po kayo papahirapan na hanapin sa sandamakmak na extension na makikita sa GitHost kung nasaan yung in-app. Automatic po, meron na po ako ditong ready-made. Na-download ko na po siya from GitHost. And ito po yon. Yan, ito po yon. Ano po? So mamaya po, kapag ibinigay ko na po sa inyo yung Google Drive, makikita nyo po doon yung mga picture na kailangan ninyo sa pagde-develop ng mobile app, yung logo natin, yung mga icons. Kasama na rin po doon yung extension na to. Gato na lang po yung gagawin nyo, mga ma'am, mga sir. Punta po kayo, puntahan nyo po sa pinakang ilalim yung extension. I-click nyo po yung extension. Ngayon po, dito po, i-click nyo lang po yung import extension. Yan. And then, i-click nyo po yung itong button na to to choose the file or to choose the extension. Yan. So, ito na nga po yun. Na-download ko na po siya. Ibibigay ko na po sa inyo to para hindi nyo na po, hindi na po kayo dumaan kung saan-saan pang process. Select nyo lang po ito and then open. And then, import from file. Click nyo lang po ito. Hintayin-hintayin nyo lang po. Dapat may lalabas po ditong kulay orange na icon. So once i-okay nyo po ito, look what will happen. Yan, nakita nyo po ito. So meron na po kayong extension nung in-app PDF viewer. Pwede nyo na po yung i-drag papunta dito sa atin pong designer. So wag po kayo magtataka, sir, nasaan yung object na dinarag ko? Basahin po natin kung ano tong in-app. Yan. Siya po ay a non-visible component. Ano po, hindi lang po naka-indicate pala dyan. Ibig sabihin po nun, hindi po siya katulad ng ibang component na kapag dinarag and drop natin sa screen, ay visible po nating makikita. Katulad po ng mga yan, yung spinner, yung image, hindi po siya makikita. Pero mapapansin niyo po, nag-appear po siya dito sa list of components natin. Kasi nga po, hindi naman po kasi siya yung pinakang PDF viewer natin. I mean, hindi po siya yung pinakang PDF file. Siya lang po ay viewer ng PDF. Ang pinakang file po kasi,
ay yung mga in-upload natin sa assets. Okay po? Parang ginagamit lang po natin siya as viewer ng ating mga PDF. Okay po? So, balik po tayo sa blocks. So, after po niyan, puntahan niyo po yung spinner. Ah, yung in-app PDF viewer po pala ito. Itong ating pong bagong add na component. And then, piliin niyo po ito. Ito pong event na PDF load from asset. Huwag po itong load from storage ha. Kasi po, pag ang pinili niyo po ay itong load from storage, ibig sabihin po niyan, dapat po yung mga PDF files natin naka-store sa ating smartphone, sa ating tablet. Hindi naman po naka-install sa mga devices ng mga estudyante natin yung mga PDF files natin. Dahil no need na nga po para mag-send tayo ng soft copy ng PDF sa kanila. Dahil ang pinakang isesend na po natin ay yung pinakang mobile app. Dahil na andun na po yung yung compilation ng mga PDF files ng kanilang mga lesson. So, iselect nyo po ito. Ikabit nyo po sa ilalim ng pangalawang if then. Tapos lalagyan po natin ng value to mga to. Itong tatlong triplets na to. Ano po yung ilalagay natin sa layout? So, i-click nyo po dyan yung vertical arrangement. Ito pong object component na vertical arrangement. And then, piliin nyo po sa pinakang ilalim, kung hindi po ako nagkakamali. Yan, yung vertical arrangement. Yung name naman po, so i-duplicate ko na lang po ito ha. Tinatamad po akong pumunta sa text eh. Duplicate ko na lang po itong block na to. Sige po. So mamaya ako po kayo tatanungin ha sa mga portion na to. Okay po. And then, click nyo po ulit yung in-app PDF viewer. This time, ang piliin nyo po dyan, ito naman pong horizontal. Yan. Okay, explain ko po sa inyo to mga mama, mga sir. Again, ang ibig sabihin po na itong block na to, hindi po naka-install or wala pong kopya ng separate copy ng PDF files ang mga estudyante natin. Kasi hindi na po natin kailangan isend sa kanila yung PDF ng lahat ng lesson nila sa Messenger. Ano po? Embedded na po siya dun sa app. So, ibig sabihin po nun, once po na naka-upload, make sure po na naka-upload sa asset manager, yung lahat po ng PDF na gagamitin nyo, yung pong, ilan ba yun? Yung pong 32 soft copies ng PDF ninyo, or kung meron po kayong shinorten na lesson na ang katumbas ay 1 to 2 weeks, katulad ko po kanina, dapat po lahat ng yun naka-upload sa assets. Ano po? Para magamit nyo po itong block na to. Ano po yung layout? Ibig sabihin po ng layout, doon po lalabas, doon po mag-a-appear yung PDF file. Ano naman po yung name? Ito po yung file name ng PDF. Kung babalikan nyo po yung ating assets, di ba po ang file name ng ating PDF, Q1W1.pdf. Ibig sabihin po nun, yun po yung Q1W1.pdf. Kapag ang pinili po ay yung item number 2, sino nga po yung item number 2? Balikan po natin dito, si week 1. Ano po? So, balik po tayo sa blocks. Ayan po yung ibig sabihin itong pangalawa sa triplets.
Yung pong pangatlo naman sa triplets, ibig sabihin po nito, anong way ang gagawin ng estudyante pag swipe nung kanilang PDF lesson? Horizontally ba o vertically? So nasa sa inyo na po 'yon. Yung nakita niyo po kanina, ang ginamit ko pong way ay horizontally. Swipe left to right, right to left. Pwede naman pong vertically. Piliin nyo lang po ulit itong in-app PDF viewer. And then, ang piliin nyo po dyan, yung vertical. Yun po yung ikabit nyo dyan. Kung gusto nyo pong swipe up and down yung estudyante. Ano po? Pero syempre po, by default, ang tayo po bilang tao kung paano magbasa ng libro is paglilipat po tayo from one page to another, di ba po, left to right. Or pagbubukas ng page ng libro. So parang ganun din po, ang paraan nila ng pagbabasa, mas maganda po kung horizontal. Horizontally, hindi vertically. Ano po? Anyway, kayo na po yung bahala kung ano pong orientation na gagawin nyo. Ano po, kung horizontal or vertical. After po nyan, alam niyo na po ba kung anong gagawin natin dyan, mga ma'am and sir? Sir, parang ang hirap na po yung part na yan. May kadugsong pa po ba yan? So, wala na pong kadugsong yan. Ang kailangan nyo nalang pong gawin, copy-paste, copy-paste. Ano po? Ilang item nga po ulit, meron ng ating spinner. Meron po tayong 6 na item. Ano po? So, ipopulate nyo nalang po, i-duplicate nyo nalang po itong block na to. Meron na po tayong 2. Wala pa po tayo ng 3. Palta nyo lang po ito ng 3. Ang ibig sabihin po nyan, kapag yung item number 3 ang pinili, sino yung item number 3? Si week 2. Pag si item number 3 ang pinili, ano ang lalabas dapat? Dapat yung PDF na pang quarter 1, week 2. Pero same values, sa vertical arrangement pa rin po mag-a-appear. Horizontally pa rin po yung orientation ng way ng pagbabasa ng PDF. Ano po? So, ganun po ulit. Right-click, duplicate. O, palitan lang po natin to ng 4. Palitan lang po natin yung pangalan ng PDF. Quarter 1, week 2. Gawin po natin quarter 1, week 3. Ano? Last 2 na lang po. Last 2. Duplicate. Yan. Kita nyo po. Kung sino po yung main block na i-click ko, yun na dinuduplicate ko. Kung sino po yung mga blocks na nakapaloob sa kanya or under sa kanya, damay-damay na po yun. Pati po yung mga yun, makukopya din. Pero kung ito lang pong call na block ang ating kukopyahin, sino lang po yung madadamay na maduduplicate? Ito pong tatlong to. Hindi po damay dyan itong set, tsaka itong spinner, na nasa loob po ng blue na cool, na black. Ano po, tandaan niyo po 'yan ha. So palitan po natin 'to, gawin na po natin tong 5. Item number 5. Palitan po natin yung file name ng PDF. Quarter 1, week 4 to 5. Okay? O, i-check niyo po sa assets para hindi po kayo magkamali. Q1W4-5.pdf. O, tama po siya. Okay, last. Duplicate. And then, ayan. Palitan nyo na lang po ito ng 6. Sino yung item number 6? Si week 6 to 7. Ano po? So, palitan nyo lang po ito. Quarter 1, week 6 to 7, PDF. And that will do. Tapos na po yung ating block. Okay po. Ngayon, paano po yung sa screen number sa screen ng second quarter, ng third quarter, ng fourth quarter. So, paano po yon?
Kailangan niya po bang pahirapan yung sarili niya na kopyahin itong mga block na to at yung mismong designer nitong screen na to? Hindi na po. Ano po yung gagawin natin? I-copy niyo na lang po itong screen ng first quarter. Join po nating screen second quarter. Yan. So automatically po, kopya-kopya niya po. Clone na clone niya yung itsura ng screen ng first quarter. I-check po natin mga ma'am and sir yung block. Damay po ba siya? Nadamay din po siya. Ano po? Kaya lang po, may ipapagawa po ako sa inyo dito. Kailangan nyo pong i-delete yung mga blocks mula number 2 hanggang last block dito po sa number 6. Ano po? Sige po. Hayaan nyo po muna ng gawin ko. Tsaka ko po i-explain sa inyo kung bakit. So, i-delete ko lang po ito. Ganun din po ito. Yan, kita niyo po. Kung ano lang po yung block na dinidelete ko. Yun nga lang po, ganun din po yung disadvantage niya. Kung sino po yung mga block na nakakonect sa kanya, pati po yung mga yan matidelete. Halimbawa po, ayaw nyo po madelete itong tatlong to. Kailangan din po matidelete sila kasi kasama po sa nitong block nito eh. Yan. Okay po. Ngayon po ay dagdagan po natin to, ano po, ng hanggang 7 week. Ilang item po ba yun? Isipin nga po natin yung logic. So originally, ang atin po mga weeks, kasama yung choose a lesson, week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7, week 8. Yan po. Alamin po natin yung katumbas na item number nila. Siyempre po, ito ay 1. Ito ay 2. 4. 9. Yan. Napansin niyo po mga ma'am, mga sir. Meron po tayo talagang originally dapat na siyam na item number. Nagkataon lang po kasi sa module ko na meron po ako ditong minerge na module for particular week numbers or week 4 and 5, 6 and 7. Kaya po umunti yung module ko. Pero kung kayo po ang gagawa, kung imamigrate nyo na po, yung copy ng mga lip ninyo, dapat ganto rin pong kadami ang items ninyo sa inyong spinner. Okay po? Balikan po natin yung screen ng second quarter. Punta po tayo sa designer. I-click po natin at balikan po natin yung spinner. Na nakikita niya po ito. Yan. So dapat po week 4, week 5, week 6, week 7, and week 8. Yan po yung dapat na laman talaga. Ano po? And siguro po by Thursday, bago po tayo mag-closing, ibibigay ko nga po sa inyo yung ready-made na template na, ano po, para kung gusto nyo na pong ilagay yung lip lesson ng first quarter hanggang fourth quarter, kung meron na po kayo lahat nun,
May soft copy na po kayo lahat nun. Pwede nyo na pong i-migrate. Ano po? Kaya lang po, meron po akong kailangang ipa-consider sa inyo. Ano po? Balikan ko po yung blocks na ginawa ko kanina. Yan. So, dagdagan ko po ito ha. Duplicate. Ilan nga pong item meron lahat? Originally dapat? Siyam. Ano po? Siyam dapat. So, ito po dapat ay 7. Duplicate. Ito po yung 8. And ito po yung 9. And okay po. Napansin niyo po mga ma'am, sir. Kompleto po yung week 1 to week 8. Kasama po yung choose a lesson, kaya po umabot siya ng 9. Pero compared po dito sa ating first quarter, yung ginawa ko po na sa subject ko, 6 lang po sila. 6 lang po silang item. Ano po? So bakit po ganun? Nasa sa inyo na po kasi yon, mga ma'am, mga sir. Pwede po kasi na hindi ko na po i-provide yung template na kasama yung screen ng second quarter, screen ng third quarter, screen ng fourth quarter, doon po sa template na ibibigay ko sa inyo. Pwede po hindi ko na isama yon. Yun nga lang po, kailangan po kayo po ang gagawa. Kayo po ang magpo-populate from screen 1 or from screen first quarter. Kayo na po yung bahalang mag-populate nung tatlo pang screen para doon sa tatlo pang quarter. Ano po? Or gawa na po yung 8 screen doon sa template na ibibigay ko sa inyo. Kailangan na lang po ninyong i-edit yung file ng PDF. Kasi hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam kung ano yung pangalan ng mga PDF na ilalagay nyo or kung ano po yung file name ng mga PDF nyo. Ang mangyayari po kasi mga ma'am, mga sir, sir, hindi ba pwedeng isama mo na rin yung makapal, itong makapal na block na to doon sa template na ibibigay mo sa amin? Para ang gagawin na lang namin, sir, hindi na sa amin, sir, burden na babalikan pa namin yung video or aalalahanin pa namin yung tinuro mo na pupunta sa in-app PDF viewer, pupuntahan yung load from asset at lalamnan siya ng kung ano-anong values. Okay, sir? Ang problema po kasi noon, mga mama, mga sir, ay pagka po ibigay ko na sa inyo ito na meron na pong ganito, mag-e-error po yun pag in-export nyo. Mamaya po mag-e-error to pag in-export natin. Bakit po? Kasi po hahanapin niya yung mga file name na dapat niyang ipakita at i-view. Wherein, in reality, wala pa naman po tayo kasi hindi ko na po gagawin yung screen ng second quarter, third, at fourth quarter. Hindi ko na po gagawin yun dahil hindi po tayo aabot sa oras. Yung isang screen lang po ang gagawin ko, ito pong first quarter. Okay po. So, nagigets niyo po ba yung akin pong yung ine-explain ko po? Kasi sinubukan ko po. Sinubok doon po sa sinasabi ko sa inyo, tinaray ko pong gumawa ng screen para sa third, second quarter, sa third quarter, at sa fourth quarter na kumpleto na po itong mga block na to. Yan, ito pong mga block na to. Kasi ganyan na po. Week 1 to items 1 to 9 para po dun sa siyam na items na katumbas. Ang problema po, hindi ko po siya ma-export. Nag-e-error po siya. Kasi kailangan po dapat malamnan. Kailangan po dapat malamnan tong portion na to kahit ito po. Eh, hindi ko po siya malalamnan. Dahil kailangan po, kumpleto po yung lahat ng PDF files na naka-upload sa asset. Ano po? Eh, paano ko nga po magagawa yon? Hindi ko pa po tapos gawin yung fourth quarter na module ng mga estudyante. Currently, gagawin ko pa lang po yung kanilang
second quarter ng second sem. Yung week 1 po ng second quarter ng second sem. Kaya hindi ko pa po siya makukompleto. So, yun na lang po yung pakiusap ko sa inyo. Ano po? Isa't dalawa lang po yun. Again, number 1, dun po sa gagawin kong, actually, ang nagawa ko na pong template, gawa na po yung week, yung first quarter, second quarter, third quarter, at fourth quarter na screen. Pero, puro ganito lang po siya. Yan, puro ganyan lang po siya. Wala po siya nung black na makapal. Yung para po sa in-app, PDF viewer, wala po siyang ganito. Yan, wala po siyang ganyan. Ano po? Kasi po, hindi po pwedeng walang laman itong mga values na to pag i-export na natin yung ating project. Kaya po mag-e-error siya mamaya. Kaya wag na po nating isama to. Kaya sinasabi ko na nga po sa inyo ngayon, kayo na po yung bahala maglagay ng block na yon. Dahil alam na naman po ninyo kung ano po ang explanation sa bawat value na dapat na makita po dyan. Okay po? Sige po, balik po tayo sa second quarter screen. Okay. So dahil meron na po tayong ready-made na second quarter na screen, punta po tayo sa designer. Ayun na po yung ating ikakopy na screen. Yan, hindi pa po natin napalitan pala to. Tingnan niyo po yung title ng ating screen. First quarter pa rin. Dapat siya po ay second quarter na. Ito po. Copy na po natin to. Copy screen. Screen. Third quarter. Copy. Palitan po natin yung title. Third quarter. O, copy screen na rin po natin to. Copy screen. Screen. Fourth quarter. Copy. Palitan po natin ang title. Kasi po ito ay fourth quarter. O, check nga po natin, mga ma'am, mga sir. Nakopya rin po kaya yung blocks na originally came from screen ng second quarter, nakopya po kaya siya sa block ng third at ng fourth quarter na screen. So, tingnan po natin. Ito po yung fourth quarter. So, nakopya po siya. Naka-ready na po yan. Lalagyan na lang po ninyo ng makapal na block na blue. Okay po. Tingnan po natin yung third quarter. Ganon din po siya. Naka-prepared na rin po yan. Sir, papaano po yun? Papaano po yung aking third quarter? Katulad po ng inyo, sir. Meron po akong lesson na ang katumbas ay tatlong week. Ano po? Halimbawa po, yung week 6 to 8, sama-sama na po yun. Kasi medyo mahaba yung lesson na yun. Although weekly required magbasa ng output ng estudyante, pero yung mismo module po na ginawa ninyo is good for 3 weeks na. So ibig sabihin, pansinin niyo po to mga ma'am, mga sir, na-shorten din po yung number of items. Ano po, kunwari po, ito po ay pang third quarter. Dapat po, dun sa screen ng third quarter, sino po dyan yung blocks na tatanggalin nyo? Sige nga po, kung kayo po ay nasusundan nyo po yung logic, balikan ko po ito ha. Yan. Dito po tayo mag-focus. Ilang combination po ng blocks natin ang ating i-delete? Dahil yun po yung number or ilan yung nawala. Sige nga po. Meron po kayang makakanoti sa inyo. Originally, meron po tayong siyam na items. Kasama po kasi yung choose a lesson. Tapos yung week 1 to 8, kaya po siyam na items. Dalawa po, sir. Yan. Sino po yung sumagot? Ma'am JM po.
Yan, si Ma'am JM po ulit. Ano po? So tama po, Ma'am. Bilangin po natin, ano po? Ito po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Matama po ba numbering natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 7 po pala to. 8. Yan. Ano po? Ah, sorry. Napasama po pala yung third quarter. Sorry po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, tama po si Ma'am JM. Ano po? Dalawang quarter po yung nawala dahil na-merge po sila sa ika-anim na week. Obviously, dalawang items din po yung kailangan tanggalin. From original 9, it will trim down to 7. Kaya po dun sa ating designer view, yung pong ating spinner ng third quarter, pupuntahan nyo po dun yung elements from string. Tatanggalin nyo po dyan yung dalawang, itong mga to. Hindi ko na po gagawin ha, kasi masisira po yung ating block. Buburahin nyo po itong dalawang to. Kasama yung huling itong comma. Yan. Itura nyo po dyan yung week 6. Dagdagan na lang po ninyo ng dash 8 para understood na week 6 to 8 po yon. Pagdating po sa blocks, tama po yung sagot ni Ma'am JM. Dalawang blocks po ang kailangan nating tanggalin, alisin. So, ayun po itong dalawang blocks na to. Ano po? Idadrag nyo po yan dito sa basurahan. Okay po, hindi ko na po siya itutuloy ha. Kasi po, hindi ko naman po binaro dun sa items, dun sa ating designer. Siyamparay naman po siya. Ano po? Naiintindihan niyo po ba, mga ma'am, mga sir, yung pong ina-explain ko? Idedepende niyo po yun sa number po ng PDF file niyo, yung pong number ng items na ilalagay niyo sa spinner niyo, idedepende niyo rin po sa blocks kung hanggang saan po yung aabutin na dapat na ma-view na PDF file ng mga estudyante. Yun po ay kung katulad nyo po ako na meron po kayong particular week na minerge. Pero kung wala po, edi wala pong problema. Kompleto po na 1 to 9 yung items na naandyan sa block ng spinner after selecting. Okay po. So question po. Gusto niyo na po bang i-try nating i-export? Gusto niyo na po bang i-export na natin 'tong ating project para masubukan po ninyo sa inyong mga cellphone? Okay, so ito po yung second to the last. Yes po. Sir, paano po kaya sa case po namin na ang available lang po na nalip po na ginagamit namin ay nung nag-third quarter lang po. Wala po kami ibang soft copy nung mga naunang quarter. Okay. So, ang gagawin po namin ay third quarter na lang po. For the most time. Ang sagot ko po dyan, sir, ay, di ba, kasalukuyan naman po, in reality, we are in the start na po ng ating fourth quarter. Nagkataon lang po na itong week na to at binigyan po tayo ng extension. So, thank you po kay ma'am. Na nabigyan po tayo ng extension ng submission ng ating grades. Pero kung tutuusin po, tapos na po tayo sa buong third quarter. Mag-i-start pa lang po tayo sa fourth quarter. Ngayon, ang sagot ko po dyan, sir, kung magagawa nyo po ng application ang mga estudyante nyo na kompleto po yung first quarter, kompleto po yung buong fourth quarter, mas maganda po. Pero no need na po na i-include nyo pa yung third quarter kasi nakalipas na po yun. Even if yun din po yung quarter na meron na kayong mga PDF kasi yung week 1, yung quarter 1 to 2, usually po hard copy ng module ang sinort natin that time, di ba po? Wala po tayong soft copy. Pero, sir, bagos mo yun po, ang problem po namin ngayon, sir, kung fourth quarter po ang gagawa namin, katulad po sa akin, sa AP9 po, ang available pa lang po ay week 1. Yan, magandang tanong po yun, sir. Sir, paano po yun?
Hindi pa po namin na, wala pa po kami na-re-receive na hanggang week 8 ng leap namin. Naghihintay pa rin po kami hanggang ngayon. Or yung ibang teacher po, kami po talaga yung nagawa ng sarili naming module. Kaya lang po, hindi ko po kaya magawa na matapos na hanggang week 8 ng fourth quarter. Dahil kahit nga po ako sa programming, every week po talaga, doon po sa apat kong subject, apat na module din po ang ginagawa ko kasi wala po siyang leap. Ano po? So ang sagot ko po doon, ganito na lang po mga mamang sir. Kung ano po yung available na leap na meron tayo, yun na lang po muna yung ilagay nyo, i-migrate nyo sa ating mobile application. And then siguro po kahit every week, kung hindi naman po hassle para sa inyo at para sa estudyante natin, weekly, i-update na lang po ninyo yung mobile app tapos i-send na lang po ulit ninyo sa inyong mga estudyante. Again, mga mamang sir, hindi po required ha, hindi po kayo required na gawin yun. Baka po sabihin nyo, wala dyan naman si Sir Josh. Ang dami na nga trabaho sa school. Mag-uutos pa na gumawa agad-agad ng mobile app. Hindi ko po kayo inoobliga po agad na matapos po yung mobile app. Ano po? Ang akin po, kaya ko po tinuro sa inyo tong Codular, sabi ko nga po kanina, pag ganito pa rin po ang situation natin sa next school year, 2021-2022, ako po bilang teacher advisor, kahit po bakasyon, gagawin ko po itong mobile app at imamigrate ko po yung lahat ng module na lumipas na nung first quarter na ginawa ko at yung lahat po ng self-made module ko rin ng second quarter, lahat po ng self-made module ko rin ng third quarter, imamigrate ko po siya do sa mobile app para yung pong mga future students ko sa next school year, ito na po yung ibibigay ko sa kanila. Hindi na po ako magpapakahirap na pumunta sa school para mag-sort, mag-distribute ng module. Kung meron naman po mga estudyante ko, yes po sir. Sir, pero dito po sa magiging output po namin, kasi di ba mas lock nga po tayo ngayon, sa output po namin sir, pwede pong yung third quarter lang po kasi ilang po yung may available? Yes po sir. Ang sagit ko po dyan, mga ma'am and sir, kung ano po yung available na leap nyo, kung isang week lang po yung available ninyo na leap, wala pong problema po yun sa akin. Ang mahalaga po ay makita ko po na nasubukan niyo po yung Codular, malaking naging tulong po nito sa inyo, and yun naman pong ipe-present po ng bawat subject area sa Thursday, sa last day po natin, hindi ko naman po kayo i-record na napakaganda na ng mobile app nyo. Kung ano po yung makakayanan nyo lang, masaya na po ako doon. Kung ano po yung magagawa po ng bawat magpe-present, okay na po ako doon. Sir Josh? Yes po ma'am. May question po si Ma'am Julie. Ang, yes po ma'am. Ano ang po yun? Tanong po niya ay, sir, as lang po, once na matapos namin halimbawa po, di na po ba siya ma-edit? I mean, ma-publish? Parang ganun po. Ah, yun po. Ang sagot po doon sa question niya, Ma'am Julie, sabi ko nga po yung in connection po sa tanong ni Sir Angel, what if, halimbawa po Ma'am Julie, gagawa po kayo ng week 1 ng fourth quarter ng MAPE. Ano po? Kasi yun pa lang po yung mobile app, yun pa lang po yung leap na available na meron kayo. Pwede nyo po yung gawin. Agad-agad, pwede nyo na rin pong ibigay yun sa mga estudyante nyo. The following week po, nabalitaan nyo po, may dumating ng leap from division. Meron na po kayong copy ng soft copy ng leap. Pwede nyo pong i-update yung mobile app. I-upload nyo lang po ulit sa asset. Kaya nga po, niready ko na yung mga block per quarter para lalamnan na lang po ninyo ng file name noong PDF. Tapos, sabihin na lang po ninyo ulit sa mga estudyante nyo, okay class, here is the updated mobile app. Kindly install it again in your devices. Para ang makita na po nila doon, yung updated na meron na pong week 1 and 2 ng fourth quarter. Okay daw po, sir. Thank you daw po. Pero the best po talaga mga ma'am, mga sir, ang para sa akin po ha, yung hindi po suntok sa buwan na
utilization ng mobile app natin, sa akin po, napaka possible po talaga na next year, not this fourth quarter. Pwede naman po, kung gusto po natin, why not? Wala naman po pinagbabawal sa atin na i-implement na to. Kaya lang po, may mga teachers po kasi tayo na hirap talaga. At the same time, hindi po pumapanig sa atin ang swerte na may mga lip na kagad na available tayo sa school or soft copy. Meron po kasi talaga, naghihintay tayo. Patapos na ang third quarter. Wala pang dumarating na mga lip ng fourth quarter. Kaya po napipilitan tayo mga teacher na gumawa ng sarili nating module. Katulad po namin sa TVL. Yun po. Okay po. Sir, ano daw po, sabi po ni Ma'am JM, Ma'am Jonna May, pwede daw po bang makahingi ng file ng yung pong apps ng PDF viewer po? Apo ma'am, dito po sa, pakita ko po sa inyo yung screen ko. Actually, nagawan ko na po siya ng Google Drive, ma'am. So alam ko po na yung mga sumusubaybay sa akin ay napatigil po kayo sa portion na to. Ano? So pasensya na po kasi po ay hindi niyo po alam kung saan kukuhanin yung extension. Ano po? So i-share ko po to sa GC. At the same time, sige po, i-share ko po sa chat ng Google Meet yung atin pong link para pwede niyo pong magawa agad-agad. Para hindi niyo na po kailangan pang hantayin na matapos tong session. Ano po, kuhanin ko lang po yung link. And then, copy link. And nandito na po yon sa loob po ng asset files. Yan, ito po yon yung deep host. Kasama na po ng mga kailangan yung icon. Okay, so accessible naman po siya sa lahat. Nasaan po yung ating chat? Yan, paste ko lang po dito yung link ng Google Drive. Yan. Okay. So, balik po tayo sa Codular. Diyan nyo rin po pala, mamaya po, explain ko po sa inyo na yung pong regarding sa mga output, sa vision ng output, ano po, dito nyo po siya i-paste lahat per subject area. Tsaka po yung output na no mismong training po natin. Okay po. Yan. So, paano po yung tapos na po tayo dun sa unang objective natin for the afternoon session, which is de-develop po tayo ng mobile app in an advanced way. Yung kanina po kasi basic lang yon, navigate lang, jump lang from one screen to another. Ngayon po, medyo nahirapan po kayo. So alam ko po yon, ramdam ko po yon sa pagbubuo ng mga gantong blocks. Pero may video naman po. Balikan nyo na lang po itong ating video recorded na session. Mamaya po, isa-share ko rin po yung link ng Google Drive po. Ano po? Same na lang po pala. Same na lang po ng link ng Google Drive. Diyan ko na lang, dito ko na lang din po i-upload yung recorded meet link po natin mamaya. Pag natapos po siya. Ano po? So, ang pangalawa po nating objective and I think last kung hindi po ako nagkakamali. Tama po. Last po is, tuturuan ko na po kayo kung paano po i-export yung ating pong APK. Ano po? So, i-click po natin. Punta po tayo sa designer. Yes po. Sir Ian. Sir, siya na po nag-interact. Sir, tanong ko lang po, iba din po sa, napatigil din po ako kasi wala ako nung file doon sa application. Ang question ko po sa, aside po sa PDF, pwede po may another way pa po, alimbawa, mag-encode ng mga, kaka-copy-paste ng mga lesson? Ang ano ko po dyan, sir, sagot ko po dyan, sa tingin ko po, meron pa pong marami pang ways, ano po, kaya lang po, hindi ko pa po siya na-discover or para po sa akin, the best na po talaga yung PDF. Pero hindi pa po sarado yung aking learn, yung aking pong isip na matuto ako, another learnings, just in case, pagkaroon po ako ng panibagong discovery,
sa Codular, agad-agad po i-share ko po yun sa inyo, sa ating po mga teachers. Pero sa tingin ko po, Sir Ian, para po makapag-aral ang mga estudyante natin in a soft copy form, sa PDF po kasi, pwede tayo mag-insert ng pictures, ng text, ng mga diagrams. Kung ang ibig sabihin niyo po ay gusto niyo mag-import ng audio or ng video, yung pong sa video, hindi ko po nagagawa yon kasi parang may bug pa po ang Codular para doon. Kahit po sa Codular community, wala pa rin po nakaka-resolve nung paano po mag-insert ng offline na video. Meron pong online na video na connected po sa YouTube or sa ano pang social media platform. Pero po yung pag-play ng offline video as source of lesson or reference sa mga estudyante natin sa pag-aaral nila, hindi ko pa po siya nagagawa. Yung audio po, nagawa ko na rin po siya. Ano po, mamaya po, pagka may time pa po, pwede ko pong i-share siya sa inyo. Pero list na po yung audio at saka yung video sa target ko pong maituro po sa inyo ngayon. Kasi honestly, sir, medyo nahirapan din po sa bayan yung paglalagay ng mga command. Ah, okay. Sige po, sir. Ang ano lang po diyan sir ay balikan niyo lang po yung ito po mare-record dating video. Saka yung ano yung application nga. Kaya napatigil din po ako. Yun po. Hindi niyo po talaga magagawa yung mga blocks. Hindi niyo po talaga masusundan yun hangga't hindi niyo po na-i-import yung PDF. Ano po, sir. Yung in-app PDF. Yun po. Thank you po, sir. Sige po, sir. Okay, so balik po tayo dito sa Codular. So ngayon po, ang ituturo ko po muna pala sa inyo ay yung pag-export ng project. Ano po? Kung makikita niyo po dito sa akin pong laptop, meron na po ako dito mga ready-made na Codular projects. Nakikita niyo po itong sdolaguna.aia. Dito po yung template na sinasabi ko po sa inyo na isesend ko po siya sa inyo at kung meron na po kayong meron po kayong time para po i-migrate na yung first quarter, second quarter, at third quarter hanggang fourth quarter po ngayon ng mga lesson natin, magagawa niyo na po yun. Para next school year, kung ganito parang pangarin po ang ating situation, ito na po yung ipapamigay nyo sa mga estudyante nyo na capable po na mag-access nitong app. Kahit po once lang na mag-connect sila, once po na mag-load lang sila para sa data, para ma-receive lang po nila itong app. And then after naman po nun, pag na-install po na nila to, offline na po nila to magagamit kahit po walang internet. Ano po? So ayun po yung ituturo ko sa inyo ngayon. Yung huli po nating objective. So paano po gawin yon? Punta po kayo sa project and then i-click nyo lang po, i-select nyo lang po itong export selected project AIA, ang extension po ng Codular project na editable. Yung pong tanong ni Ma'am Julie kanina, sir, pwede po bang i-edit yan? Pwede po bang baguhin, i-update yung mobile app pagka po may dumating na panibagong leap? Ito po yung sagot doon. So pwede niyo po siyang i-export sa inyong computer para meron po kayong backup. Ano po? So i-click niyo lang po ito. And tatanungin po kayo ng Codular kung saan niyo po isa-save yun. Definitely po sa location po sa inyong computer. Yan. Halimbawa po, ito po yung file name niya. EINHS Slack Save. Tingnan po natin mga ma'am and sir kung gaano kalaki yung file. Yan, nakita niyo naman po dito. 10 MB lang po yung file. Ano po? So, reasonable pa naman po yung file size niya for an ordinary app that is composed of or having different elements like text, audio, text, pictures, images. Pero pag nilagyan nyo na po yan ng audio,
medyo lalaki na po yung fine niyan. At saka the more na dumadami po yung mga ina-upload nating components, lumalaki na po siya. Ano po? Compared naman po doon sa mga games na dinadownload ng mga estudyante na ang lalaki. Ano ba naman po yung 10 MB nakakain sa kanilang storage? Hindi naman po siguro kalabisan yon para maghang yung kanilang devices. Ano, kayang-kaya po yan ng kanilang mga devices, ng kanilang mga smartphone. So, ganun lang po yung pag-export po ng file. Ano po? So, ganito po yung importance nun. I-close ko po itong aking modular, ha. Automatic po lahat nun, nakasave na. Yan. Ngayon, balikan po natin yung aking mga project. Pasensya na po kayo, medyo gapang na po yung ating laptop. Yan. Click po ulit natin yung ating create apps. This time, hindi na po tayo i-required na mag-sign in. Diretso na po siya sa list of projects natin. Yan. And then, puntahan po natin dyan yung AINHS Slack. Yan, nakikita niyo po ito. What if accidentally na-delete po siya? Ito po ha, di-delete ko po siya. Yan. Type the text AINHS Slack without quotes to confirm the deletion. AINHS Slack. O what if accidentally na-delete po siya? Hindi niyo po alam. Napaklik kayo. Yan. Paano niyo po babalikan yung project niyo? Wala na po yun dyan. Wala na po yun sa online. Pero dahil meron po kayong i-backup kanina, mababalikan niyo po yung project niyo by importing the project. I-click niyo lang po itong import project. Tapos choose a file. And then, hanapin po natin dito yung sinave nating file. Yan, ito pong file na to, and then open, and then import. Hintayin niya lang po dyan, mag-a-appear dyan. Mag-a-appear po dyan once na mag-upload siya. Ito na po yung mga project na nagawa ko before. Actually, ito po yung template na ibinigay sa amin. Yung pong tad-tad ng maraming button na kailangan nyo pong i-edit. Kailangan nyo pong gawa ng blocks. Yung 32 screens. Biruin nyo po yung 32 screens. Okay, kung hindi po siya nag-appear, i-refresh nyo lang po yung inyong browser. Okay, so ulitin po natin, parang hindi siya nag-import. Choose file. Okay, ito po. And then import. Kapag hindi pa rin po siya nag-import, hindi na po natin siya makikita. Hindi, mayroon naman po ako ditong gawang app na, yung pong natapos ko na. Ayong-ayong din po yon. Okay, so hindi po siya lumabas. Tingnan lang po natin na, i-close ko po muna ulit ito. Dapat po kasi mag-a-appear yun doon. Ayan, wala pa po siya. So baka alam po natatagalan siya mag-upload. Anyway, para hindi po sayang yung oras natin. So kunwari po ito po 'yon. Ano po, which is ayan naman din po talaga 'yon yung ginawa ko. Nag-start lang po ako from the scratch para po ipakita sa inyo kung paano po mag-develop. Yan, ayan din po 'yon. Ano po?
Ngayon, paano po natin i-export yung mismong mobile application natin? Okay? Kanina po, ang tinuro ko po sa inyo, yung pag-export ng project. Okay? Yan, try po natin dito. Yung project natin kanina. Import project from AIA. Ayaw niya po dun sa mismong homepage ng Codular eh. Try po natin dito. Import. Ayaw niya po talaga. Hindi ko lang po alam kung may problema po sa Codular server. Okay, anyway, sige po, para hindi po sayang yung oras natin. Isa-save na po natin yung ating APK file. So, puntahan niyo po itong export. And then, i-click niyo po itong android app.apk. Yan, makikita niyo po dito sa ilalim yung kanyang progress. May lalabas po dyan na progress bar. Yan. Pag hindi po lumabas yan, mga ma'am and sir, ibig sabihin po, may problema po kayo sa block. Ayan po yung sinabi ko kanina. Kaya po hindi ko po nagawa up to the last block na ibigay sa inyo yung template, yung pong load from asset, yung pong makapal na kulay blue na block. Mag-e-error po kasi siya, hindi po darating sa ganyang point. Hindi po natin may export yung project natin. Ano po? Kaya po in-explain ko na lang po sa inyo. So hintayin nyo lang po na matapos yung progress, mag 100% siya at lalabas po ito. Ano po? Okay, meron po tayo ditong dalawang way. Kung paano po natin isasalin, yan, nag-export na siya. Yan, medyo matagal lang po ano. Yan, ngayon lang po siya nag-react. Yung kanina po nating in-import na project, ngayon lang po siya nag-react. Anyway, ayan din naman po 'yon. Ano po? Sige po, ulitin po natin ha. Kasi ito po talaga yung actual na project na ginawa natin. Ano po? So export, select android app.apk. So hintayin nyo lang pong lumabas yung parang may QR code. Sige po, habang hinihintay po natin na maluto yung project, meron dalawang way po tayo kung paano po natin isasalin yung mobile app papunta sa ating cellphone. Ano po? Hintayin lang po natin. Yan. Nakikita niyo po dyan, mga ma'am and sir, ito pong QR code na tinatawag natin. Hindi na po kasi, or luma na po kasi, old school na po kasi yung barcode. Ang uso na po ngayon yung QR code kasi mas marami pong combination ng code ang mabubuo dyan kumpara po doon sa barcode na nakikita po natin sa mga product, sa mga items sa grocery, sa supermarket. Ano po, yung unang way po is pwede po kayong mag-download ng Codular Companion. Available din po yan sa Google Play. Ano po? Pwede po kayong mag-download ng Codular Companion sa inyong smartphone. Tapos po, pag in-open nyo po yun, i-scan nyo lang po gamit yung Codular Companion nitong QR code na to. Pero magagawa niyo po 'yon, mga ma'am and sir, kapag ang gamit niyo pong browser ay Mozilla Firefox. Hindi po siya applicable dito po sa Google Chrome. So sinubukan ko na po siya dati. And then ang ginawa ko pong way para ma-export ko yung project is yung pong pangalawa, yung sunod ko pong ituturo sa inyo ngayon. Pero isa po sa mga teachers natin nagawa niya yon, ang gamit niya po ay Mozilla Firefox, si Ma'am Maki po, nagawa po ni Ma'am Maki yon. Ano po, gamit niya po ay yung browser na Mozilla Firefox
doon po siya nag-open ng Codular, doon po siya nag-develop, or doon niya po in-open yung project niya, tapos in-scan niyo po yung sa Codular Companion, diretso na po papunta sa cellphone niya. Hindi na po niya kinailangan ng cable. Ano po? So once po na-connected yung cellphone nyo sa internet as well as yung inyong laptop, automatic po, diretso na po siya sa inyong cellphone. Pero ito pa rin po yung the best way. Ano po? Ita-download po natin yung pinakang APK. So i-click nyo po yung download APK. And then, i-required po kayo niyan na i-save APK sa atin pong computer. Yan. Patapos na po tayo, mga ma'am, mga sir. Malapit na po tayo. Dito ko na po siya isasama sa Codular Projects. Yan. And then, save. Okay. Na napansin niyo po, yung pong pinakang project, 10 MB lang po siya. Pero yung pinakang APK po na i-install po ng mga estudyante natin is umabot po siya ng 17 MB. Still, maliit na file pa rin po yun. Ano po? At least, ang mahalaga po, hindi po siya umabot ng 100 MB kasi mahirap na po siya i-send sa Messenger. I think, ano po ba yung allowed na MB lang sa Messenger? Or pwede naman pong via email or share it. Ano po? Okay. So, ngayon po, ituturo ko naman po sa inyo ngayon kung paano po i-install yung APK file sa ating mismong device, mapa-tablet or smartphone. So, kukopihin ko po siya. And then, pupuntahan ko po yung aking, yung cellphone ko po. Dapat make sure po na connected po siya sa laptop. Okay, i-connect ko lang po yung akin. Okay. And then, puntahan ko po sa aking my computer. Yan, ito na po yung aking smartphone. Open niyo po yun. And then, piliin niyo po kung saan niyo po isa-save. Sa internal phone storage niyo po ba? Or sa memory card? So, dito na lang po sa memory card para madali po nating malocate. Dito po sa download ko siya ilalagay. Yan. Kasama po ng iba pang mga file na nagawa ko na. Yan. APK AINHS Slack. Ano po? So, ito na po yung file. Nasa cellphone ko na po siya. I-install ko na po siya ngayon sa aking cellphone. So, let me share naman po. I-share ko na po yung screen ng aking cellphone. Tatagalin ko muna yung pagkakashare ng aking laptop. Okay, so i-share ko na po yung aking smartphone. Okay, puntahan po natin sa file. Yan, doon po sa files. And then, puntahan po natin yung memory card ko. Yan, ito po sa ilalim. Yung SD card. Hanapin po natin dyan yung folder na download. Doon po kasi natin pinaste yung mobile app. Ito po, mobile download. Hanapin nyo po dyan yung icon ng AINHS Slack. Yan, nakita nyo po yung pinakang itaas na ang logo po ay yung ating school. So, i-click nyo po siya. And then, tatanungin po kayo yan na i-install. Pero bago po yan, kung first time pong maka-encounter ang cellphone nyo ng mobile apps na hindi po galing sa Google Play Store, meron po kayong kailangan dyan na i-grant na access ng security. Yun po yung sinasabi ko kanina. Kailangan nyo pong i-allow yung third-party apps kasi ito pong ating app is
an example of third party app na hindi po kilala, na hindi po dumaan sa Google Play. Ano po? So install lang po natin, click lang po natin yung install. Hintayin lang po natin and then click na po yung open. Ano, wala po siya. So hanapin lang po natin yung app. Yan, nakikita niyo po ito. Yung kahilera po ng Landbank, yung Java Prog, yung po may logo ng school natin. Tandaan niyo po, ang pangalan po ng project natin, ang pangalan po ng APK ay AINHS Slack. Pero ang magiging pangalan po ng pinakang APK kapag na-install na siya sa device is yung Java ICT 11. Kasi ayun po yung pagkakakilanlan, yun po yung identity ng subject nila sa particular teacher. Although pare-pareho po tayo ng logo ng school, makikilala po ng estudyante natin na itong subject na to, itong mobile app na to ay intended para sa subject na to. Nagagets niyo po? So i-click po natin yung Java ICT. Yan po yung splash screen. And then, yan, lumabas na po yung ating pinakang icon. Yan, medyo kulang lang po sa tayo sa tansya nung width. Ano po, pwede po nating i-fill parent na lang. Wag po nating i-specify. Balikan po natin itong image. Naka-290 po kasi yung width natin. Ano po, so pwede po nating i-fill parent yon para po masakop din po niya. Yun nga lang po, kailangan niyo po ulit i-export yun. Android app, tapos download as APK. Tapos same process po ulit. Ika-copy nyo po, isa-save nyo sa computer or laptop nyo. And then from your computer and from your laptop, tsaka nyo po ililipat sa cellphone. Every changes po, every changes made po sa Codular, ganun po yung gagawin natin. Ano po? Sige po, try na po natin yung ating ginawang mobile app. I-click po natin yung subject description. Yan, so tama po. Ano po? And then, back to home screen. Yung pong subject teacher, ipanghuli na po natin yung leap. Yan, ganun din po ano, i-fill parent na lang po ninyo yung width ng picture kung hindi po siya center or hindi niya po kinoconsume yung width ng parent ng screen. Ano po? Next po, back to home screen. Ngayon, puntahan po natin yung leap lesson. Okay? I-click ko po, mga ma'am and sir, yung second quarter. Yung third quarter at yung fourth quarter. Bakit po ganun? Bakit po walang ayaw po mag-navigate? Ano po kayang sagot doon? Meron po kayang makakasagot sa ating mga teachers? Bakit po kahit anong gawin kong click sa second, sa third, tsaka sa fourth, ayaw pong mag-appear ng screen nila? Kahit na nagawa na naman po natin yung individual screen nila. Kasi po, yes, Ma'am Ethel. May problema lang si Ma'am Ethel. Problema po lang sa audio. Sige, Ma'am, i-type nyo na lang po kung sira po yung inyong audio. I-type nyo na lang po sa chat yung sagot nyo. Kasi po ay... Sino po makakasagot? Yan. Ang sagot ni Sir Darwin ay need to accomplish the first quarter. Sige sir. Okay na po yung ating first quarter. Yun. Nasagot ni Ma'am Sandra. Wala pang nagawa na blocks. Tandaan niyo po. Ginawa lang po natin yung blocks sa bawat quarter. Pero wala po tayong means of navigating
between this screen going to the individual screen of second, third, and fourth. Ang ginawa lang po nating blocks ay yung para sa PDF. Matatandaan niyo po. Hindi po siya katulad ng first quarter. Ano po? Sige, i-click po natin yung first quarter. Okay? So, ba't ganun? Medyo napahiya ako doon, ha? Sige, pagka po kanilig natin yung first quarter, ayaw pa rin po maglabas ng block or ayaw pa rin po niya mag-navigate. So, i-check po natin. Baka po hindi natin nalagay ng blocks. Okay? So, doon po tayo sa ano pong screen to? Screen Leap Lesson. I-check po natin yung blocks ng bawat quarter. Ito po mga to. Yan. Yan po yung sagot doon. Wala pa po tayong block kasing ginagawa. Navigation from this screen papunta po sa iba't ibang screen ng ating ano pong tawag doon? Nung ating pinakang lesson or leap. Ano po? Lagyan po natin ng mabilis lang. So, copy lang po natin to. Duplicate. Okay. So, i-share ko po yung aking screen ulit ng aking laptop. Nakashare screen pa yun. Okay, so ang i-share ko po yung screen ng aking ulit ng aking laptop. So yun po yung sagot doon. So wala pa po kasing block. Ano po? Again, balik po tayo sa designer para hindi po kayo malito. Meron po tayong connection, communication between screen 1 papunta dito sa screen Leap and Lesson. Pero wala po tayong communication between this screen going to another screens ng second quarter, ng first quarter, ng third, tsaka ng fourth. So, lagyan lang po natin siya ng block, mabilisan. Ang lalagyan po natin ay yung first quarter muna. Tayo pupunta, screen, first quarter. Okay, o, duplicate na lang po yan. Duplicate. Second quarter naman. And then, second quarter. Ano po ulit? Right click, duplicate. O, di ba po, mabilis lang siya. Third quarter. So, last. Right click, duplicate. Fourth quarter. And then, i-edit po natin yung screen na pupuntahan. Fourth quarter. Okay po. Ngayon po, sino po yung naiwanan? So, wala na po ano. Kompleto na po yung navigation dun sa limang button. Okay? Ayun na po yung limang blocks. Ngayon po, pupuntahan naman po natin yung bawat quarter. Yung blocks. Okay? Sino po yung lalagyan natin dyan ng block? May block na po ba tayo para sa dalawang to? Okay, sige nga po. Click po natin yung blocks. Meron na po ba tayong block para doon sa image? Sa back? Yan. So, papunta po siya doon sa meron na po tayong block. Papunta from screen ng first quarter pabalik doon sa screen Leap Lesson. Meron na rin po tayong block from screen first quarter, pabalik po dun sa screen 1. Pero wala po tayong block kanina from Leap Lesson papunta sa bawat assigned screen ng bawat quarter. Okay na po yun. So balikan po natin yung second quarter naman. Check po natin kung may block na tayo ng home at saka ng back button. So meron na rin po. So kompleto na po yun hanggang fourth quarter. Export po ulit natin. Android app. So, target ko po. 4 o'clock tapos tayo. Although nakalagay po doon ay hanggang 5. Pero, saktong-sakto lang po yung ating objective na matapos po tayo ng maaga.
So, hintayin lang po natin. So, once na mag-100% po siya, so, lalabas po dyan yung download APK. Again, nasa sa inyo na po yun. Kung gusto niyo po, Mozilla Firefox ang gamitin niyo. Yun nga lang po, magda-download pa kayo ng Codular Companion. Okay, i-update lang po natin to. Replace pala. Do you want to replace it? Yes. Close. And then, puntahan po natin yung ating updated na app. Okay, open po tayo ng ating directory. So, dito po siya sa Codular Projects. Yun. And then, copy-paste po ulit natin dun sa memory card ng cellphone natin. Ito po yun. I-replace ko lang po siya. Copy and replace. And then, install ko lang po ulit sa aking cellphone. So, allow to share again my screen ng aking pong cellphone. Okay. So, puntahan niyo po ulit sa memory card. Okay. And nandito na po yan. Diretso na po siya. Click niyo lang ulit po yung APK. And then, install niyo po ulit. Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po magduduplicate yun. I-replace niya lang po yung previously installed app. And then, once po na ma-open niyo na siya, so, check na lang po natin yung lesson at saka yung leap. Yan, nakita niyo po yung picture ko kanina. Nag-center na po siya ngayon, oh. As well as yung subject description or yung sa subject teacher. Ah, hindi pa po natin ito napalitan pala. Okay, i-click po natin yung lesson leap button. Ngayon, i-click po natin yung first quarter. Yan, nakita niyo po mga mga sir. Nag-navigate na po siya. So, i-click po natin yung back button. Okay? I-click po ulit natin yung first quarter. I-click naman po natin yung home button kung saan po siya pupunta. Definitely, dapat dun po sa screen 1, sa main screen natin. Okay, tama po yung kanyang navigation. Yung destination niya po. Click po ulit natin yung lesson leap. I-click po natin yung first quarter. So this time, pumili na po tayo ng lesson. Piliin ko po yung week 3. Yan, nakita nyo po, yung pong title ng module ko. Yan po, naka-week 3 na siya. Okay, piliin po natin yung week 6 and 7. Okay, nakita nyo po, nagpapalit po siya ng PDF kung sino po yung i-view niya. Okay po? So, yun po. Doon po nagtatapos yung ating workshop. So, alam ko po na nahirapan kayo doon sa bandang huli ng ating pong pag-i-implement ng block. But I suggest na balikan niyo po itong video and practice lang po talaga, mga ma'am, mga sir. Practice, practice, practice. Balak araw po makakabisado niyo po yung Codular. So, with that, thank you po sa inyong pag-tune in, sa pakikinig, and hopefully po makapag-develop po kayo ng sarili niyong mobile app na malaki po ang magiging tulong sa ating mga estudyante, lalo na po sa ating pong pandemic situation ngayon. So again, thank you po mga ma'am. Mga sir. Okay, sir. Sir Josh, pwede bang umabol pa ng isang question? Yes po ma'am, sige po. Apo, si Ma'am Julie ay meron po ulit question. Sabi niya, sir, in that case po ba need to reinstall ng mga bata kapag di nag-navigate? Ano po ma'am, make sure po na bago po natin ibigay sa mga estudyante ay working na po or in good working condition na po yung ating app bago po natin
dapat po ay itry po muna natin sa sarili nating cellphone para once na ibigay po natin sa kanila, wala na po magiging problema. Okay po, tapos sabi po niya, install and download po ulit kapag i-update? Yes po ma'am, export tapos download po from modular, export po natin yung APK, tapos download APK, and then from ating laptop, copy lang po natin yung downloaded APK papunta sa cellphone, and then pwede na po natin ulit i-install or ipa-install sa mga estudyante. Once naman po na matutunan nila kung paano mag-install, they will get used to ma'am po. Siguro po sa pitong subject nila na paulit-ulit nila na ganun ang gagawin nila, makakabisado na rin po nila yung pag-install. Okay po sir. Thank you daw po sir. Thank you for that ano daw po. Okay po sir. Ay, may mga question pa po kaya teachers? Habang ano pa po? Medyo kasi maaga pa naman po. Po tayo na maaga. Yeah, pwede naman po natin i-share pag pupunta ang magulang, kahit po dala nila yung cellphone ng estudyante nila, i-share it po natin. O kahit tayo na po mismo mag-install sa device nila para hindi na po hassle sa magulang. Madali lang naman po yun. Okay po. So I think parang wala na naman pong question, sir. Sir, bukas po ay ang atin pong activity, Sir Joshua. Okay po. So yung atin pong magiging activity bukas is asynchronous na po tayo. So meron po kayong opportunity para gawin yung mobile app. Sabi ko nga po sa inyo kanina, kung ano po yung makakayanan nung magpe-present, hindi po ako maghahangad or hihingi ng sobra-sobra. Basta kung ano po yung nakayanan nyo at natutunan nyo sa itinuro ko po sa inyo, okay na po ako doon. Saka na lang po natin, siguro po saka na lang po natin talaga pag-aralan ng maayos para makapag-develop po tayo ng mas magaganda pang apps na compared po sa una nating nagawa. And then yung pong presentation of outputs per subject area, ulitin ko lang po ulit. Lahat po ng area, pag-usapan na lang po sa inyong department kung sino po yung magpe-present regardless of grade level ng subject na yon. Sa senior high school naman po, isang core, isang applied, at isang specialized. Okay po. Okay po sir, thank you po. Thank you very much Sir Joshua. So alam namin na itong buong maghapon na ito ay ikaw ay pagod na pagod because ikaw yung nagsalita ng buong maghapon. And I think yung mga nakikinig at sumusunod sa iyo ay ganun din. Dahil yung pagsunod pa lang dun sa bawat step ay nakakapagod talaga din na pag naiwan ka at hindi ka na nakasunod, parang mahirap na siyang balikan. So I think ang malaking bagay na ma-i-share natin sa kanila ay yung recorded na session para bukas sa atin pong asynchronous activity ay we will be guided by the recorded ano session po ni Sir Joshua. So bukas po ay hindi na po, Mamayda. Bali po, hintayin ko lang po na yung pong first video kanina nag-send na po sa akin ang Google Meet sa email ko po, pero ina-access ko po siya, hindi po siya viewable kanina ng tanghali kasi parang pinaprocess ko po nila yung video. So same thing po, ito po magiging end ng recording ng video natin ngayong afternoon session. Siguro po, hintay-hintay lang po tayo mamayang gabi. Ano po, aabangan ko rin po talaga kung mapaprocess na po ng Google Meet at ora mismo po, isishare ko po agad. Kahit po, i-download ka na mismo. Tapos, ilalagay ko po doon sa directory na pinakita ko po kanina para same link na lang din po yung pupuntahan ninyo. Ano po, hintayin ko lang po na matapos na i-process ng Google Meet yung pag-record po ng video.
Okay po, sir. Sige po. Anyway, we can, ano naman po, sir, we can send naman po communication via GC kasi hindi naman po tayo makakapag-create ng classroom para dun po sa atin pong session na ito. So, we can give them link po dun sa inyong Google Drive. Tapos po, kung ano man po yung mga yung additional instruction or additional information. So, pwede rin naman po natin gawin yon para po well-guided tayo pong mga teachers para po bukas sa atin pong asynchronous activity. So, but even though hindi po tayo mag-meet ng virtual at tayo nga po'y asynchronous, we will send you po yung link para po sa atin pong attendance for the sake of monitoring po ng atin pong mga activities. Ano po? So, ito po ay isang buong maghapon na alam ko po na lahat po ay pagod na. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng teachers na very patient po na talagang tumutok sa buong maghapon at hindi po umalis sa dito po sa session na ito. So maraming salamat po sa inyo. Meron pa po tayong dalawang araw. Bukas po ay asynchronous and then ang third day po natin ay presentation po tayo. So malaman po namin sa bawat subject, ano po, makikipag-coordinate po ako sa atin pong mga head teachers at coordinator kung sino po sa by subject ang mag-present po sa atin pong third day ng atin pong lock session. Okay po. So, meron pa po kayang mga gustong sabihin at itanong? I think to close po ng ating session na ito, tayo po ay magdarasal. Andito pa po kaya ang si ma'am para pong meron pa po kayang announcement. Maida? Apo, Sir Joshua. Ma'am, pwede pong ngayon na po natin iset kung sino po yung ordered po ng magpe-present per subject area para may idea na po sila kung okay ano pa. Po yung sino po yung mga na. Apo. Ano po, sir? Naroon po ako ditong online na ruleta. Ay, siya, sige po, sir. Oh, yan. Okay po, para sige po. Po. Para po, naka-prepare na po. Wala lang po akong sound effects, ha? Hindi lang po, Sir Josh. Yes, Ma'am Cathy ba yun? Ma'am Cathy po? Ma'am Naseha po. Kasama pa rin po ba kami mga TV? Sino po yung salita? Ma'am Naseha po. Ah, Ma'am Naseha. Yes po, Ma'am Naseha. Kasama pa rin po ba kami sa output ng TLE at TVN? Yes po, Ma'am. Kasi po ay yung pong itinuro ko po sa inyo ngayon ay may innovation po tayo na idinagdag. Ano po, siguro po yung advantage na rin po. Advantage na po sa atin, sa department po natin, na maalam na po tayo. Ang inadagdag na lang po natin ay yung sa pag-review po ng PDF. Sige po, salamat. Okay, so tatay po dito yung mga, nakikita niyo po ba yung screen po? Opo, sir. Nakikita na po, sir. Okay, science, math, English, subukin po natin mathematics, English, Ling, Panli, ano pa nga po yung mga subjects natin, MAPE, Filipina sir, Filipino, saka po PLE, apa, tapos sir, ano po ba, MAPE po, tapos po ay, core subject po. Applied po. Applied. At saka po. Specialized. And, okay po. So, ilan po lahat-lahat to? Siyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan po. Sakto po. Pong 10. Okay po. So, ito po yung una magpe-present. Anong oras po tayo, ma'am, sa third day? Sa ano po, sir, the 8:30 po tayo mag-start po ulit. So, sir, prepare nyo po na half day lang po tayo. Ano po? Apo, ma'am. Kayang-kaya naman po yun. Kaya po yun ng half day. Apa. Okay po. So, una po mag-represent ay okay. Ang English department po. Ang English po. Yan. Meron po pala siyang
May sound effect din pala. Okay, ma'am. Sino pong makikinote na lang po? Ano po? Apa, sorry. Tinanote ko pa. Apa. Okay. Next po. Second presenter po natin. Yan. Okay. TLE. TLE pa. Ano po? Okay. Next po. Third presenter. Okay, science. Science po. Department po. Okay, fourth po. Okay, AP department. AP po. AP. Okay, next po. Core subject po. Senior high school po, so, na nag-handle ng core subject. Okay po. Next po. Okay, mathematics. Math po. Okay, apat na lang po. Okay, MAPE department. MAPE po. Okay. Filipino po. Filipino. And then, pareha pong senior high school na naglalaban. Jack and Twin. Yan. Specialized subject po. Specialized. And then yung lesser ay apply. Lesser ay yung apply. Apa. Okay. Sir, ulitin ko lang po yung sequence po ng ating presentation ng output po. Number one po ay English. Number two po ay TLE. Number three po ay science. Number four ay AP. Number five po ay core subject, senior high. Number six po ay math. Seven, MAPE. Eight, Filipino. 9 po ay specialized at ang number 10 po ay applied. So, by department po, mag-usap-usap na lang po kung sino po sa inyo ang magpe-present po by Thursday. Yung pong time, gagawan ko na lang po ito ng ano po, yung pong allotted time per presentation po para in the morning po ay matapos po ang ating lock session. Para half day na lang po tayo. Sa third day. Okay na po, Sir Joshua. Okay na po yung ating... Ano? Yes, ma'am. Okay na po. Okay na po. Sige po. So, siguro po, let's end this session with a prayer. I'm inviting Ma'am Maribel Sanchez po para po sa ating closing prayer. Thank you very much, Sir Joshua. And thank you very much po sa lahat ng nag-participate po. Okay po, ilagay po natin ang ating presensya sa Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, Ama, sa bawat oportunidad at sa mga taong ginawa mo pong instrumento upang mapaunlad ang aming mga sariling kakayahan. Panginoon, dalangin po namin ang inyong patnubay sa bawat sandali. Panatilihin mo po kaming ligtas, lalong-lalo na po ang aming mga mahal sa buhay. Bigyan mo po kami ng malakas na katawan at isipan upang magampanan namin ang aming mga tungkulin sa araw-araw. Kayo po, Panginoon, na maghari sa amin. Nawa po, Ama, ang mga natutunan namin sa araw na ito ay patuloy namin mapaunlad at magamit sa ikabubuti ng aming paaralan sa mga ang lahat pong ito ay dinadalangin namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama. Amen. Amen. Okay, thank you very much po. So, good luck po for tomorrow's activity po natin, asynchronous. And then, we will see again on Thursday po for the presentation. Okay, thank you po.